kita, yun ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Oras ay 5:32 ang oras. Kasabay ng pagsikat ng araw, di magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan. Paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Ay, tayo na. Buena Manong Balita. Tayo na. Sa ngalan po ni Orly Trinidad, si Melo Del Prado po ito. Magdamaga po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Abay, 5:33 na po. Narito po ang headlines sa ating mga balita pagibigay ng hit breaks sa mga manggagawa ngayong mainit ang panahon. Ipinanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kumpanya ng langis, may mahigit sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. LTFRB handa na muling mamahagi ng fuel subsidy. Meralco, magpapatupad ng bawas singil ngayong Abril. Pre-pandemic na school calendar na mula Hunyo hanggang Marso sa taong 2027 pa, inaasahang maibabalik ayon sa Department of Education. Kondisyon na inilatag ni Pastor Apollo Quimoloy para harapin ang kanyang kaso. Hindi tinanggap ni na Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, nagalok ng 100,000 pesos na pabuya sa mga traffic enforcer ng MMDA na nakahuli sa kanya sa pagdaan sa EDSA busway. MMDA sinabing sapat na ang multa. Buena Manong Balita. 5:34. Sa gitna po ng nararanasang mainit na panahon, ilang mambabatas ang nagbigay ng kani-kanilang mungkahi upang mailayo sa peligrong dala ng mainit na panahon o matinding init ng panahon ang mga manggagawa. Ipinanawagan ni Gabriela Partelis, Representative Arlene Bronsas kay Pangulong Bongbong Marcos na magpalabas na ng executive order para sa pagpapatupad ng mandatory heat breaks. Sa ilalim ng mandatory heat breaks, papayag na mga manggagawa na tumigil muna sa trabaho at magpahinga habang matindi ang init ng panahon. Habang si Senator Jingo Estrada naman ay ibinungkahi sa mga employer na bigyan ng karagdagang insentibo at benepisyo mga manggagawa na napababad sa matinding sikat ng araw. Manong Balita. 5:35. May malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya na langis ngayong araw. Sa magkakahiwalay na abiso, 1 peso and 55 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene, may dagdag na presyo rin na 1 peso and 40 centavos ang kada litro. Ilang kumpanya na lang isang nagpatupad ng dagdag presyo kaninang hating gabi, habang iba ay mamaya pang 6:00 ng umaga at 4:00 naman ng hapon. Buena Manong Balita. 5:35 na po. Umihirit na ng taas pasahe ang ilang tsuper kasunod ng walang humpay na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ang isang tricycle driver na nakausap ng GMA Integrated News, sinabi niya,
na gusto niyang madagdagan ng 5 piso ang pasahe sa tricycle. Merong isang tricycle driver na biktima yung isang banyaga na vlogger. Tama ba, Ate Sen? Ayan o. At tinarahan ng 1,000 pesos na uwi sa 250 pesos lang. Nakakahiya. Nakakahiya! Pera manong balita! Kaya sa mga dayuhan, habang isang taxi driver, umiirit na madagdagan ng 10 pesos hanggang 20 pesos ang flag down rate sa taxi. Handa naman ang LTFRB na dinggin ang petisyon sa dagdag pasahe sakaling may maghain nito. Pera manong balita! Alas 5.36 na po. Handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na muling mabahagi ng fuel subsidy sa mga pampublikong transportasyon dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mayabang si Attorney Chofilo Guadis III, Chairman. Kunting yabang ha. Handa kami mamahagi ng fuel subsidy. May pera. Mucho dinero. Chairperson siya ng LTFRB sa kanyang pagtaya. Lagpas na sa 80 dolyar kada bariles ang presyo ng langi sa world market. Anya, handa sila na muling ipatupad ang fuel subsidy program sakaling ibaba na sa kanila ng Department of Transportation ang pondo para sa subsidiya. Ayon pala naman, OTR, sige na. Ilaglag na yan. Ilaglag ng pera. Umaasa naman ang LTFRB na maayos na ang listahan ng mga benepisyaryo upang mapabilis ang pamahagi ng ayuda na yan. Pera manong balik! Ito, kung mayroong tumaas, mayroon din namang buhaba, mga kapuso. Magpapatupad ang Meralco po ng Bawa Sigil ngayong Abril. Sa aviso ng Meralco, halos piso 98 centavos ang mababawa sa kada kilowatt hour. Katumbas siya ng 197 pesos and 50 centavos na mababawas sa bilang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ang bawas sigil ng Meralco ay bunsod ng mas mababang generation at transmission charges. Pera manong balita! Ayos! Galing, Meralco! Ganyan lang ha. Pera Pirmis, manong ha? Balita! Huwag niyo babaguhin yan. Magandang ugali yan. Nag-viral sa social media ang electric bill ng isang residente sa Samal Island matapos itong umabot sa 1 million pesos. Sabi naman ito, humingi naman ng tawad ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o Nordeco dahil nagkamali sa pagbasa ng metro ang kanilang tauhan. Nasa 1,500 pesos lang umano dapat ang bill ng customer. Iginit ng Nordeco na isolated case ang pagkalabo ng mata ng... isolated case lang ang nangyari at hindi nila intensyon na mangloko ng customer. Pera manong balita! Ang tanong sa lamin niyang tagabasa nyo, Peter Reader nyo, ha? Pera manong balita! Makakadisgrasya yan. Ayun, nakuryente mga kapuso. Nakuryente yung isang customer. Hindi po literal na nakuryente. Nakuryente siya sa maling feeling. Pera manong balita! Kung inatake sa puso yun, Diyos ko naman, 1 million. Anong ginawa niya sa buhay niya para yung mga konsumo yun? Anong pinaandar niya? Wala daw naman siyang aircon. Ano mayroon siya? Electric fan. Sa taong 2027 pa inaasahang babalik sa dating schedule ang school calendar sa bansa. Sa dating school calendar ay June ang umpisa ng pasukan sa mga paaralan at tumatagal hanggang sa Marso. Ayon po kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, uuntintoin nila ang pagbalik sa dating school calendar. Kita nyo na, nangyari. Ngayon, dahan-dahan. Eh, nung pinagdesisyonan niya, padalos-dalos. Di ba, Doy? Padalos-dalos eh. Ayan, kita nyo na, ngayon, dahan-dahan. Yan naman tama, yung dahan-dahan. Yung pinakikiramdaman muna. Ngayon, dahan-dahan. Dati, padalos-dalos. Pera manong balita! Yan ay upang hindi daw makompromisyong pahinga ng mga guro at mga estudyante, mga kapuso. Pera manong balita! Alas 5.40 na po ng umaga, hindi tinanggap ni na Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kondisyon na inilatag ni Pastor Apollo Quiboloy para harapin ito ang kanyang kaso. Una nang sinabi ni Quiboloy na handa niyang harapin ang kanyang kaso sa Pilipinas basta magbigay ng written o nakasulat na garantiya ang ilang opisyal ng pamahalaan na hindi makikialam ang Estados Unidos sa kanyang kaso.
Ayon po kina Pangulong Marcos at Remulla, hindi dapat si Kibuloy ang magtakda ng kondisyon dahil ito akusado at may kinakaharap na kaso. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong Marcos sa magiging patas ang proseso ng batas para kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero manong balik! Ayan, si Chabit nagsorry. May alok pa 100,000 pesos na pabuya. Yan, nag-alok ng 100,000 pesos na pabuya si dating Ilocos Governor Luis Chavez Singson sa mga traffic enforcer ng MMDA na nakahuli sa kanya matapos dumaan ang kanyang convoy sa EDSA busway kahapon. Ayon kay Singson, layo ng pabuya na mahikayat palalo ang mga ito na manghuli ng mga lalabag sa batas trapiko. Humingit din siya ng pawanin at igirit na walang dapat sino mang nakahihigit sa batas. Pero ayon sa MMDA, sapat na ang pag-ako ni Singson sa kanyang traffic violation at ang pangakong pagbayad ng multa kahit walang pabuya. Actually, nag-violate. Technically po, ang may liability dyan, yung driver ni Chabit. Hindi naman si Chabit ang nagmamaliho, di ba? Ayon. Kaya lang, siyempre naman. Boss eh. Siyempre, sasagutin niya yon. Hindi niya ilalaglag yung driver niya. Kaya lang, pagbalik nila doon sa opisina habang siguro ay nandun pa sa loob ng sasakyan sila, pinapagalitan na ni Chabit ng gusto kung hindi niya iniutos. Ay, pumasok ka nga dyan sa busway na yan para tayo madaling makarating sa paroroon na natin. Ang maganda rito, nag-sorry siya. At hindi daw dapat siyang pamarisan. At sabi niya ay tama lang na hinuli siya. Ayan. Ginagawa ng mga traffic enforcer ang kanilang trabaho. Pera manong balita! Wala pa pong balita mga kapuso hanggang sa mga sandaling ito. Kung naibigay na po ang 100,000 pesos at kung tinanggap ng MMDA, tutok lang po sa DCWB Super Radio. At meron po kaming update tungkol dyan. Ang oras po natin, alas 5.42 na po ng umaga. Radio na, TV pa. Melo pa kay Orly Trinidad. Pera manong balita! Pera manong balita! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zabel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Alis, tapos na. Matalo mo ang Golden Score. Pagdating natin sa isla, hanapin nyo agad ang armor. Pasabugin nyo, pati ang port, para siguradong hindi makataka si Edgar. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makakahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Ilalaglag ko ang pinagbubuntis niya. She came here with a baby, but she's leaving with none. Asawa ng asawa ko. Monday to Thursday, 11:25 p.m.
Ang oras po natin ay alas 5:45 na po ng umaga. Teka muna. At meron muna tayong report mula kay Mau de la Cruz. Traffic. Ayan ha. Huwag kayong mag-overtake sa bus. Kasi pag nag-overtake kayo sa bus, ang pupuntahan nyo at sa busway. Manong balita! Overtake sa bus. Ayun na, EDSA busway na po ang kasunod. Ayan na, traffic report, EDSA southbound na nanatili pang maayos. Mau de la Cruz, Mau, good morning, Brother Mau. Ay, Brother Ramelo. Mabuhay! 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 Mabuhay ang mga magigiting na mga Pilipino. Araw ng kagitingan ngayon, ha, pari nga Melo, ha. Dahil holiday niya, dahil holiday, maluwag ang daloy na sasakyan sa kaba ng EDSA. Ito'y particular sa southbound din, ano, yung direksyon patungo sa Pasay City. Binabay ko pa rin Melo, EDSA southbound mula GMA, Timog Avenue, kanina alas 5 umaga, ano, hanggang sa Cubao, maayos ang daloy ng trapiko. Mula Cubao hanggang sa Ortigas Flyover, green and go ang daloy ng sasakyan. Ortigas Flyover hanggang Shaw Boulevard Underpass, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Mula Shaw Boulevard Underpass hanggang Guadalupe Bridge, ay, banayad ang daloy ng trapiko. Guadalupe Bridge hanggang sa Ayala Avenue, walang problema sa daloy ng sasakyan. Buti, pa rin Melo. Buti. Madire-diretso yan, ha? Ayala hanggang EDSA extension sa kanto ng Ross Boulevard sa Pasay City. Maayos ang daloy ng sasakyan. Wala naman akong nadaanan na anumang aberya sa lansangan na kinasangkutan ng mga motor vehicle. Madaling dito, wala akong bangga ang nadaanan sa EDSA. Ayun. So, ano ha? Ngayon ay holiday. Bukas holiday din na Ay, dalawang dikit. Eh, no? Ngayon, araw ng kagitingan. Bukas. Bukas naman, Idil Adha ba? Tama ba? Idil Fitr bukas. Idil Fitr bukas. Double pay. Pasok kayo mga kababayan. Ang pinag-uusapan ngayon ay ano, yung heat break. Totoo yan. Kita mo yung MMD, pwede na sila mag-shoot sila pagdating sa tanghali. Pwede na ba? Alam ko na, pwede sila. Tsaka meron silang heat break, di ba? Hindi sila pwedeng sumilong. Pwede silang sumilong. Ano bang tawag doon sa short pants na yun? Abay, short pants lang. Puruntong ba yun? Puruntong. Nung araw, nung panahon ninyo, karsosilyo tawag doon. Ay, hindi. Short pants na talaga tawag short yan. Hindi pa puruntong. Ngayon, puruntong. Short pants. Yung kapanahon mo, puruntong na. Puruntong na. Okay, parinelo. Akin yung kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DCWB, dapat ito. Buena manong balita. Ito na si Ovet Madrina ng Pag-asa. Baka dito makarelate sa usapan. Ito, iba na eh. Kahit nung panahon po ng Death March, di ba? Ngayon, April 9, di ba? Araw ng kagitingan, Death March. Noong mga panahon na gera pa ng Hapon, di ba? Atisen, yung mga prisoners of war, nagmarcha mula doon sa Bataan, papunta doon sa Tarlac, doon sa concentration camp. Yung kayang init na panahon nung araw, siya pa rin init ng panahon, magkaiba. Iba ng init, matindi ang init ngayon eh. Ito po't mag-uulat si Ovet Madrina ng Pag-asa. Ovet, magandang umaga. Hello? Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible po, hanggang sa pagkatapos ng linggong ito, wala tayong inaasahang bagyo sa loob ng PAR. Samantala, mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin mararanasan. Dulot ito ng epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung agwat nga ng temperatura sa Kamaynilaan ay mula 23 to 34 degrees Celsius. Ang heat index ina-expect ko natin dito sa Kamaynilaan, maaaring umabot ang hanggang 37 to 38 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Ang heat index naman sa Cebu, maaaring umabot hanggang 36 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, 24 to 34 degrees Celsius at ang heat index, maaaring umabot ang hanggang 37 degrees Celsius. Walang ano dyan ha, walang paga-40 dyan ha, Obet ha, wala no? Yung mga major cities po, wala naman. Pero may mga lugar pa ng gaya ng Tuguegarao, sa Buanga City, yan posible po umabot hanggang 40 na degrees Celsius. Yung heat index, hindi po actual temperature yan. Pero yung mga actual temperature dito, alam mo, Metro Manila, 23 to 24 ano? To 34 po. To 34? Opo, actually hindi po tayo umaabot ng mga 40 yung sa actual. Normally po, mga extreme na po yun. At sa nakalipas po ng mga taon, yung Tuguegarao is sa mga nakakaabot po sa ganun. But in general po, hanggang mga, like kahapon dito sa Kamaynilaan, 35.5 yung naitala natin na pinakamainit
kahapon, araw ng Lunes. Mm-hmm. Ba't nagbabago-bago? Kaliba sa Metro Manila lang naman, ganito ang range ng actual temperature. Pero iba-iba yung mga heat index sa OBET. Opo, kasi po malaking factor po yung dalawang aspeto kasi tinitingnan natin, dalawang component po yung heat index, yung moisture, mm-hmm, particular na yung relative humidity. Kaya minsan narinig natin yung word na very humid. At isa naman yung actual temperature. So pag mataas po masyado yung relative humidity, po pwede na tumaas din yung heat index na naramdamang init. Ang paliwanag dyan kasi mas mainit yung naramdaman natin dahil hindi tayo masyado makapagpawis kasi nga moist yung paligid. No? So hindi na ma-absorb nung hangin or nalilimiliit yung kumbaga yung kakayahan ng paligid natin. Kaya mapansin ho ninyo yung mga lugar na malalamig, dry area, dry ho yun, no? Normally pag malalamig na temperatura sa mga kwarto, yun, dry, mababa po yung relative humidity. So ganun, okay, no, ganun ho yung interaction, no, ng relative humidity tapos temperature. At yun yung nagiging dahilan ng heat index natin. Opo, sige. Obet, salamat. Maraming salamat po at sa mga kababayan ko sa Bataan, no, maligayang araw ko ng kagitingan. Isa ka pala sa mga magigiting, Obet. Opo, yung lolo ko po, guerrilla po yun. Kaso namatay na eh. So, ayun po. Oo, lahi ka pala ng mga lipi ng mga matatapang. At pagigiting. Magigiting ng mga taga-Bataan. Opo, opo. Ayun. Ay, yung lolo mo ba ay nasama doon sa death march? Hindi po. Okay. Pero isa po siya sa mga ano. Pero maaga po siyang namatay, so... Oo. Wala po kaming proof na ano eh. But yan, yun po yung kwento ng lola ko. Ayun, okay. Salamat, Obet. Maraming salamat po. Si Obet Badrina, weather specialist ng PAGASA. Bantay Panahon! Ang oras, mga kapuso, ay alas 5:52 na po. Pinamanong balita. Ay, tuloy-tuloy lang po tayo. Kahapon naman eh, iba naman ang istorya ng ating heat index. Ngayon pala to. 6 na lugar sa bansa ang makararanas po ng danger level na heat index o namang init ngayong araw. O, para ngayong araw pa rin ito. Ito yung karugtong ng report ni Obet Badrina. Si kanina mga report niya yung mga Metro Davao, Metro Cebu, Metro Manila. Ito naman yung mga halimbawa ay Dagupan City, 44 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa Dagupan City. Sa Puerto Princesa, 43 degrees Celsius. At saka doon sa Abrolan sa Palawan. At habang posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Baknotan, La Union, Tuguegarao City at saka sa Zamboanga City ang binanggit ni Obet Badrina. Manong Balita. Alas 5:53, walang plano po si Pangulong Bongbong Marcos sa magdeklara ng state of calamity sa buong bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon po sa Pangulo, hindi pwede ang shotgun approach o iisa lang ang sagot sa iba't ibang problema sa bawat rehiyon. Tama, Mr. President. Oo. At ipinaubaya umano nila sa mga lokal na gobyerno ang pagdedeklara ng state of calamity. May mga lugar umano sa bansa na hindi kritikal ang sitwasyon bagamat ramdam ang matinding init ng ating panahon. Pinamanong balik! Alas 5:54 na po ang ating oras. Dahil ngayon po ay araw ng kagitingan, may alok na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 ngayong araw ng kagitingan. Ang libreng sakay ng MRT3 at LRT2 mula alas 7 hanggang alas 9 at mula alas 5 hanggang alas 7 naman ng gabi. Nagpapatuloy naman ang buong araw na libreng sakay para sa mga veterano ng MRT3 at saka LRT2 hanggang April 11 kasabay ng Philippine Veterans Week. Samantala, una nang inanunsyo ng MMDA na suspendido ang number coding scheme ngayong araw at bukas April 10 na parehong deklaradong holiday o pista opisyal, mga kapuso. Alas 5:54 na po para maiwasan ang hacking ay ilalabas lang ng COMELEC, a Commission on Elections, ang Precinct Finder 2 o 3 linggo bago ang 2025 midterm elections. Ang Precinct Finder ang ginagamit ng mga botante para mahanap nila online ang kanilang polling precinct. Noong nakalipas sa eleksyon, nakapagtala umano ang COMELEC ng 35 million hacking attempts sa Precinct Finder system at ito lang December 2023, 3 million attempts naman ang kanilang naitala para i-hack ang COMELEC website. Pinamanong balita. Ay, si Yusek Eric Tayag pala ay nag-retire na. Opo, Yusek Tayag, salamat po sa serbisyo sa bayan. Opo, malinis, napaglilingkod, napakasibag na tao. Talaga naman. Oo, very approachable. Undersecretary Eric Tayag, 35 taong nagserbisyo sa Department of Health. Sa flag raising ceremony kahapon, binigyang pugay ng mga opisyal at kawalin ng DOH si Tayag. Simula sa April 15, isasali na sa iba't ibang opisyal ang iiwang tungkulin ni Tayag.
Higit na nakilala noon si Tayag bilang dancing doctor dahil sa kanyang mga pagsasayaw at bilang bahagi ng pagpapakalat ng impormasyon ng kahalagahan ng ehersisyo sa ating kalusugan. Kaya manong balita! Pero siyempre, doktor naman siya. Makakapagserbisyo pa rin siya sa bayan sa pamagitan ng pagiging isang manggagamot. Yan, Dr. Eric Tayag. Yan, infectious disease specialist din po yan. Manong balita. Samantala po ay nagtatampo na umano si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang mister na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan mismo sa Pangulo, anya dalawang date nights na ang hindi niya nasipot dahil sa siksik na schedule, kaya kailangan naman niyang bumawi sa kanyang misis pagbalik niya sa biyahe sa Estados Unidos. Una nang sinabi ng first couple na mayroon silang date nights tuwing Merkules sa isang restaurant kapag mayroong oras. Ayon sa Pangulo, pinipilit niyang maging isang dedicated o tutok na mister sa pamagitan ng pagbibigay ng quality time sa First Lady sa kabila ng pagiging abala niya bilang Pangulo ng ating bansa. Pera manong balita! Ayan na. Gayahin niyo si Presidente. Hahanap at hahanap ng oras para sa kanyang minamahal. Sarap. Buena manong balita. Salamat po. Sa ngalan po ni Orly Trinidad, ako po naman ang inyong lingkod, Melo Del Prado. Diyan lang kayo ha. Kahit holiday, tuloy ang balitaan, tuloy ang mga issue ng bayang ito. Bayang inapi, pero tumindig. At bayang inaapi ng China, pero pilit na nininindigan. Yan. Mabuhay! Ang kalayaan. Buena manong balita. Alas 5.57 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Buena manong balita. Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. They fought, they sacrificed, and they dedicated their hearts to our motherland. This day of valor, let's commemorate our heroes. Peke ang DNA test result na pinagmamalaki sa akin ni Jordan at Christy. Di na kayo patutulugin ng bisyo ng bayan gabi-gabi. May good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Asawa ng asawa ko. He makes spy work look so cool. 007, ayos ka lang? Lipat lang ng bagot. Nothing stops 007. Saan ka ba nang galing? 007 reporting for duty. Skyfall, Tuesday 8 p.m. on G-Flix. On that someday in your life. You're watching Double B TV on GTV. Number one!
Morning. Super Radio DC Double B. Ay, alas 6 na po ng umaga. Holiday po ngayon, araw ng kagitingan mga kapuso, pero tuloy ang balitan. Eto na, tuloy-tuloy po tayo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Alas 6:01 na po ng umaga. Super Radio. Mga bagong-bagong balita. Mga balitang gising na gising. Good morning, buhay na buhay. Bagong-bagong balita. Singil sa kuryente na Meralco, bababa ngayong buwan. Ayon sa Meralco, halos piso kada kilowatt hour ang kanilang bawas. Ngayong Abril o katumbas ng halos ay 200 pesos sa tapyan sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Bunso naman ito ng pagbaba ng generation at transmission charges. Bagong balita. Ang oras po natin, 1 minuto at 41 segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya na langis, piso at 55 sentimos ang kanilang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang piso at 10 sentimos naman sa kada litro ng gasolina. Mayroon ding piso at 40 sentimo na dagdag presyo sa kada litro ng kerosene ang ilang kumpanya na langis. Samantala, inaantabayan na ng LTFRB ang mahigit sa 1.5 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng mga driver at operator ng public utility vehicle dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagong balita. 2 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Pangulong Bongbong Marcos, walang nakikitang dahilan para magdeklara ng state of calamity sa buong bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa Pangulo, ramdam ang epekto ng El Nino gaya sa mga lugar sa Western Luzon at Western Visayas, pero hindi ito critical. Hindi anya pwede ang shotgun approach o isa lang ang sagot sa iba't ibang problema sa bawat lugar, at pinaubayan niya sa mga lokal na pamahalaan ng pagdedeklara ng state of calamity. Bagong 2 minuto na po at 58 segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Mga employer, inimok ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na magpatupad ng Heat Risk Reaction Plan sa gitna ng mainit na panahon. Ayon kay Carlos Oñate, Policy Advocacy Officer ng TUCP, dapat magpatupad ang mga employer ng heat break mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, lalo sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng gusali o tanggapan. Pwede naman niyang magpatupad ng flexible work time arrangement para mabigyan ang mga manggagawa ng heat break. Dapat magbigay din naman ng libreng tubig at tiyakin ang sapat na ventilation sa mga manufacturing at industrial setup na makatutulong sa mga manggagawa, ganun din sa productivity at kita ng negosyo. Bagong balita. 3 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Pagbabalik ng dating school calendar sa gitna ng panawagan ng ilang grupo dahil sa mainit na panahon, hindi dapat madaliin. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, hindi dapat makompromiso ang pahinga ng mga guro at estudyante. Ang desisyong ito ay bunga umano ng konsultasyon nila mula sa regional hanggang division offices. Dahil dito inaasahang babalik ang dating school year o school calendar sa 2027. Bagong balita. 4 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Pamahalaan, itinanggi ang sinabi ng isang pahayagan sa China na mapanganib ang mga payaw na inilagay ng Pilipinas sa Rectobank sa West Philippine Sea. Sinabi ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na navigational hazard umano ang payaw para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, at nagdudulot din umano ng overfishing at nakasisira ng coral reefs. Ayon kina Nazario Briguera, tagapagsalita ng BIFAR at Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, walang sinisirang bahura ang Pilipinas dahil nakalutang sa dagat ang mga payaw. Bagong balita. 5 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Pangulong Bongbong Marcos, umaasang mababawasan ang mga agresibong hakbang ng China kasunod ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito dahil sa ginawang pagsasanay, kundi dahil na rin sa patuloy na pakikipag-usap ng Pilipinas sa China, at lahat ng maaring gawin para makausap ang liderato ng China ay ginagawa nila. Nilinaw
ginaw ng Paolo na matagal nang pinagplanuhan ang ginawang maritime activity. Bagong balita. 5:39 makalipas ang alas 6 ng umaga. Paglalatag ni Pastor Apollo Quiboloy ng kondisyon para sumuko, inalmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, kung sino pa ang akusado, siya pa ang nagbibigay ng kondisyon sa pamahalaan. Hindi mo na dapat mangamba si Quiboloy na makikialam sa kanya mga kaso ang Amerika at magiging patas ang lahat ng paglilitis. Samantala, sinabi ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na maaari nang arestuhin kahit ng isang sibilyan si Quiboloy dahil itinuturing na siyang pugante at maaaring maharap sa kasong obstruction of justice ang magkakanlong sa kanya. Pinag-aaralan na rin ng PNP na suspendihin o bawiin ang lisensya ni Quiboloy na nagmamayari ng 19 na armas. Bagong balita. 6 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, natikita ng mga tauhan ng MMDA Strike Force matapos dumaan ang kanyang 2 sasakyan sa EDSA Busway kahapon ng umaga. Humingi ng pamanhin si Singson sa kanyang nagawa at bilang pagkilala sa kanilang tamang pagganap sa tungkulin ay magbibigay umano siya ng 100,000 pesos na pabuya sa mga MMDA traffic enforcer na nanghuli sa kanya. Pero ayon kay Gabriel Go, pinuno ng MMDA Strike Force, sapat na para sa kanila ang pag-ako ni Singson sa kanyang traffic violation at pangakong magbabayad ng multa. Ipaubayan naman ng Strike Force sa pamunuan ng MMDA ang desisyon kung tatanggapin ang pabuya na ibibigay ni Singson. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na. Mga tagrayan sa Nabotas. Ay, ano na yan? Ilaw! Abay, 3 oras sa kayong walang kuryente dyan ah. Alam na alam namin ah. Dahil sa lalaking umakyat sa poste ng kuryente, yan po ang dahilan para sa mga nagtatanong dyan sa Nabotas, sa kabuuan ng Nabotas City. Yan po ang dahilan. Meron po isang lalaki umakyat sa poste ng kuryente. Alangkato, standby. Mark Makalala, naka-standby. Ilang jeepney driver, pabor sa ayuda, fuel subsidy. Good morning. Mau de la Cruz, Bureau of Immigration. Hindi mo nang magpapatinag sa kasong isinampalaban sa 16 nilang immigration officer at si Manny Vargas, naka-standby din. Nimparabilo, Isa Bendanyo, Malik, Tuesday niyo. Alas 6:08 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! The win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number 1 tayo! Super Radio DZWB ang number 1 AM station at Barangay LS ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso! This Tuesday, April 9, Apua Lady Cardinals versus San Sebastian Lady Stags. And live 2:30 p.m. on GTV, LPU Lady Pirates versus Anveda Lady Red Spikers. NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Mga kapuso, marami sa ating mga kababayan ang nasalanta ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Magbayanihan po tayo para patuloy na makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhan. Bukas ang GMA Kapuso Foundation sa mga nais magpaabot ng tulong. Ang inyong donasyon ay 100%
tax deductible. Magbayanihan tayo ng buong puso para sa Pilipino. Alis, tapos na. Matalo mo ang Golden Scorpio. Pagdating natin sa isla, hanapin nyo agad ang armor. Pasabugin nyo, pati ang port, para siguradong hindi makataka si Edgar. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Sa Super Radio DZWB. April 9, ngayon po ay ipinagdiriwang sa buong bansa ang araw po ng kagitingan na deklaradong national holiday. Holiday po ngayon, pati bukas, holiday din, Idil Fitir. Noong pong World War II, April 9, 1942, mainit na panahon, ganito rin napakainit. Napilit ang sumuko ang pinagsanib na porsa ng mga sundalong Pilipino at saka Amerikano sa kamay na mga Hapon. Yung mga Hapon ngayon, kakampi na po natin. Meron pa tayong joint maritime patrol kasama mga Hapon. Mga Australian, mga Amerikano, saka tayong mga Pilipino. Marami pong sundalo ang nagkasakit, walang makain. Meron mo mga 80,000 sila doon na death march. Mga kapuso, 50,000 lang po ang nakasurvive, nabuhay sa Bataan death march. Mabuhay ang lahing kayo mga Super Radio. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, ito na tayo. Magandang pasaway, pasaway. Ito naman tayo sa mga pasaway. Ang alas 6:13 na po. Bilis ang oras natin. Maagang magliwanag. Ito po, yung issue kahapon. Meron pong pumasok dyan sa EDSA busway. Palagi pong binabantayan na yan. Palagi pating nahuhuli sa camera yung mga pumapasok dyan. Kahit po mga sasakyan pa ng gobyerno yan. Yung ang bus ng MMDA na dali dyan. Pinagalitan ni Chairman Artes ang driver nun. Nagmulta pati MMDA. Oo. May PNP pa, may ambulansya pa, mga kapuso. Ang pinakahuli po ay ang convoy po ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Natikitan ng mga strike force ng MMDA sa EDSA busway kahapon ng umaga. Ayun. Eh, in fairness kay dating Governor Chavez Singson, nag-sorry ka agad siya. At ang sinabi niyang dahilan yun daw kanyang sasakyan ay nag-overtake. Eh, nung mag-overtake, huli na nang malaman nila na ang napasok nila ay EDSA busway. Napasok doon sa butas ng EDSA busway pagka-overtake. Yun na, nahuli mga kapuso. Nag-apologize naman siya kaagad. Walang yabang-yabang. Ayan. At sabi niya, tama lang, nahuli, tikitan nyo kami. Ayan, at mayroong alok siyang 100,000 pesos na mga pabuya po sa MMDA traffic enforcer na nanghuli sa kanya. Ngayon, naalam natin kung tinanggap ba yung 100,000 pesos. Wala pa pong balita sa MMDA sa mga sandaling ito. Pero yan po ang nangyari kahapon. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Sabi nga, nagmamadali lang siya. Tapos sabi niya, bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Patikin naman po. I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasara yun kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Tama. Tama. Pinapahalap ko na si Chairman Artes. Magpapadala ko ng 100,000 premium sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat abang salo. Walang plaka yun. Bagong gawa. Bulletproof cars. Bagong-bago. Kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinatest pa.
Ang gusto lang naman po namin is ipatupad ang tama. And we want to implement the rules, we want to implement the law ng Fair and Square po para sa ating mga kababayan. Lahat ng Super Radyo Melo del Prado sa Super Radyo DZWB. Alas 6:15 na po ng umaga, oras po natin sa Bombay. At punta na tayo kay Alagato sa mga sandaling ito. Punta tayo dyan sa Nabotas. Naku, tatlong oras na pala kayong walang kuryente dyan. Ano ba ang dahilan? Alang Gatos, balitaan mo nga kami. Ano ba yan? Pinag-uusapan natin yung mga pasaway dyan sa bahagi ng EDSA. Mayroon din isang pasaway na kumakyat ba naman sa poste ng kuryente, Kuya Melo, na naging dahilan na halos mawalan ng tatlong oras na kuryente ang ilang bahagi ng mga taga-Nabotas. Ang binabanggit sa atin, mga bandang pasado alas 2 ng madaling araw, nang pakyat sa isang poste ng kuryente ang 29 na taong gulang na lalaki. Nangyari ito sa harap lang ng Nabotas City Hall, sa Naval Street. Dahil dito kaagad na nagtungo ang mga rescue team ng Bureau of Fire Protection o BFP upang sagipin ang lalaki gamit ang kanilang rescue boom. Kung lumapit ang mga rescue team at nakipagnegosasyon sa lalaki, ang pangunahin manong diman ng lalaki, Kuyang Melo, ay makausap ang kanyang misis. Matapos ang ilang sandali napakipagnegosasyon, nakumpinsi ito na bumaba na at sumama sa rescue team kasi pinapakita ng mga taga BFP Rescue, Special Rescue Force ng Nabotas, na kinukontak nila sa pamamagitan ng messaging app yung kanyang business. Binigay kasi yung pangalan, hinanap yung pangalan, at sa pamamagitan ng pangalan ay sinusubukang makipag-usap, at pinapakita nila dun sa lalaki na kinokontak nila yung business niya. Kaya so, unti-unti ay napahuba yung sitwasyon at nakumpinsi siya na bumaba. Ayon kay Fire Inspector Richard John Arrogante, ang Chief Special Rescue Force ng BFP na Nabotas, ito na ikilawang beses na pag-akyat ng 29 na taong gulang na lalaki. Second time around. Ano ba yan? Nasa tamang pag-iisip ba yan? Yun naman ang una kong tanong dyan eh. Alam? Pero kung titingnan mo, dalawang beses nang ginagawa eh. Baka naman may problema sa pag-iisip na dapat ay tugunan ng atensyong medikal. Paalaman din, yung talagang tunay na pinagdadaanan niya. Hindi na natin tinanong o sinalungkat kung ano ba yung dahilan. No? Pero ang pinapanggit na nila ay ito din ikalawang beses. At sa ngayon ay hindi lang nabanggit kung parehas na poste rin ng kuryente na to na kinilalagyan natin ngayon na yung kinakyat natin itong lalaki. Buti hindi na kuryente yan, Alan. Mabuti nga hindi na kuryente. Dahil kung titingnan mo yung poste ng kuryente, Kuyang Melo, para dun sa mga siguro mga makasanay umakyat, o para sa atin na kapag nakita hindi mo pa nga gahasin na umakyat yan dahil salasalabat yung mga kuryente nakita natin. At pagkatapos kapag hindi mo alam yung hahawakan mo tsak may kalalagyan ka, Kuyang Melo. Anong update do sa misis? Nakontak naman yung misis? Di nakontak? Ang nabanggit sa atin ng mga taga BFP, sinubukan talaga nilang kontakin pero ang problema hindi nila makontak. Ay inaway ng asawa? Hindi lang natin alam kung inaway ng asawa, Kuyang Melo. Sabi mo kanina may problema sa asawa, baka nag-away sila. Gusto ko makausap si misis. Hindi lang natin alam kung anong dahilan kung bakit gusto niya makausap si misis. Baka gusto niya lang ipaalam, Kuyang Melo, na nasa taas na ng poste ng kuryente. Hindi natin alam. Pero pakinggan natin yung tinig ng taga-PFP na nakapanayam natin. Yan ang ating at sinasabi po niya kailangan niya daw makausap yung kanyang asawa. So, habang kinakausap namin siya, kung baka nga mapasipay lang po siya. Trinatry namin yung kanyang asawa, kinokontak through dito sa Messenger or sa Facebook. Para lang mapasipay po yun. Pagkit kanina nung aking mga kasamahan po kanina, actually parang pangalawa niya ng akyat. Pangalawang pag-akyat. Ngayon ay nasa kustudiya na siya ng Nabotas City Police at masailayim na rin sa pag-imbestiga matapos itong ginawa niyang pag-akyat sa poste ng kuryente.
Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio, DCBB. Dapat totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio, DCBB. Alas 6:20, kahit holiday, maraming aksyon. Ilang jeepney driver mas pabor. O yung mga driver dyan, good morning. Ito, uso na naman ang fuel subsidy, ayuda. Dahil tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito. Malaki, mga kapuso. Kaya no, ilang jeepney driver mas pabor sa dagdag pasahe kaysa sa fuel subsidy sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mark Makalalad, Mark! Super Radio! Magandang umaga sa iyo, Kuyang Melo. Masakit sa bulsa. Ganito mailalarawan ng ilang mga jeepney driver na nakapanayam ng Super Radio DBB. Ang panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa mga nakausap natin dito sa Parklea Terminal sa lungsod ng Mandaluyong, sinasabi ng mga driver na dismayado sila dahil paniguradong mababawasan na naman ang kanilang kita. Dahil kasi sa trapiko na nababalita natin, maraming krudo yung kanilang nagagamit at umiikli yung oras ng kanilang biyahe. E dati, halimbawa, sa isang ruta mo, kung kaya mong dalawang beses makaikot, ngayon isa na lang dahil sa traffic, Kuyang Melo eh. Swerte pa kung walang road repair kaya nga, na ginagawa. Mayroon daw traffic summit na gagawin para pag-usapan na kung anong talagang magiging solusyon dyan sa traffic natin. Mark. Yan, oo. Merong mga stakeholders na makakasama dyan, Kuyang Melo. Correct. Na magbibigay ng mga suggestion kung paano nga ba dapat masolusyonan itong trapiko. Reklamo ng mga driver, no, kapapatupad lang eh. Nung dalawang linggo na kalipas, Kuyang Melo, natandaan mo yung mahigit piso na dagdag presyo sa produktong petrolyo. Pagkatapos nung nakaraang linggo, dagdag bawas. Ngayon, malaki. Dagdag, tapos malakihan pa. Aba, oo, 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 55 centavos naman, dagdag sa kada litro ng diesel. Correct. Oo. Samantala, sinasabi ng mga driver na mas pabor sila dun sa taas pasahe kaysa sa panibagong fuel subsidy. Maliban kasi sa matagal, ang pamamahagi nito, kadalasang operator lamang daw ang nakikinabang. Nabatid na dahil sa sumampana sa $80 per barrel ang krudo na trigger ang subsidy program. Kinumpirma naman ng Department of Energy na meron silang inalabas na sertifikasyon noong nakaraang buwan sa LTFRB at Department of Agriculture kaugnay sa subsidy. Pakinggan natin yung tinig ng aking mga nakapanayam. Taas pasahe po sana, maaari. Bakit po? Para po naman silang mapunitamin, dapat ito yung mga driver ko, doktor. Ang pamasahe na lang. Tapos po yung bawin ng kaunti ko sa presyo. Oo. Kapag sa fuel subsidy ba, matagal bago matanggap? Oo, matagal po eh. Oo. Pero sir, sa mga driver, natatanggap naman? Yung iba nakakatanggap. Kayo sir, kayo? Hindi. Ano, bakit daw sir? Ba't di nabibigay ng operator? Katulad nung yung anong tawag dyan, yung pinaka-ATM. Nasa operator namin, sabi niya nawawala. Hindi ka naman yung makakakuha pag nawala yun. Nawawala daw po yung Melo. Ayan na naman tayo, mag-aaway na naman yung driver at saka yung operator niyan. May subsidy na naman eh. Mag-aaway sa biyaya. Wala daw dumadampi sa kanilang palad, Kuyang Melo. May iba. Dahil siyempre yung car nasa operator, pag mga nagka-withdraw na, isa daw sila inaabot ng biyaya, Kuyang Melo. Wala nang kilala yung operator. Pag nakapag-withdraw na, wala na. Tama. Kaya nga ang sinasabi nila, kung papipilian na, taas pasahin na lang. Kahit paano, sila ay makikinabang. Huwag naman, kawawa naman ang mga mananakay. Yun lang, Kuyang Melo. Pasahero naman. Kumbaga kahit anong piliin mo eh, may tatamaan Kapag sa fuel subsidy, at driver, tatabi itong iba, hindi nakikinabang. Pag nagtaas naman ang pasahe, ang nilatay naman dito sa mga pasahero. Yan ang sitwasyon dito sa Mandaluyong. Inyong kapuso, Mark Makalalad ng CMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 6:27, 24. Salamat, Mark Makalalad. Alang Gatos, meron po libre sa kayo. Gusto nyo na libre? May libre. May alok po na libre sa kayo ang MRT3 at saka LRT2 ngayong araw na ito ng Kagitingan. Ang libre sa kayo po ng MRT3 at LRT2 ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at mula alas 5 naman ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi. Nagpapatuloy naman ang buong araw na libre sa kayo para sa mga veterano ng MRT3 at saka LRT2 hanggang Abril 11 kasabay po ng Philippine Veterans Week. Samantala, una na pong inanunsyo ng MMDA na suspendido ang number coding scheme ngayong araw at bukas April 10 na parehong deklaradong pista opisyal, mga kapuso. Hit break. Itong usapan ngayon, hit break. Ibinungkahi po ng Trade Union Congress of the Philippines na magpatupad ng Hit Risk Reaction Plan sa gitna ng mainit na panahon.
Tayo po kay Carlos Oñate, Policy Advocacy Officer ng TUCP. Dapat magpatupad ang mga employer ng heat break mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, lalo po sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng gusali o sa tanggapan, pati sa mga pabrika. Pwede daw magpatupad ng flexible work time arrangement para mabigyan ang manggagawa ng heat break. Ayun, mandatory heat break pa nga sinasabi po mga kapuso eh. Yan o. Oh. At sino nagsabi nito? Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, magpalabas na daw kayo, Mr. President, ng executive order para sa pagpapatupad ng mandatory heat breaks. Ngayon, ang tanong dito, apektado ba, maapektuhan ba ang productivity ng mga manggagawa, ng mga kumpanya kung gagawin ito? Tanong, mga kapuso. Sige na po at mag-text connect tayo. 0917-594-5941 ang ating Twitter naman ngayon po ay X at DCBB na mamalit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. Ang TikTok natin at DCBB na mamalit na letra. Alas 6:26 na po ng umaga. Radio na TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DCBB. Kapuso! Heto ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mapagkakatiwalaan ang inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Hatid sa inyo ng WBTV. Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. He makes spy work look so cool. 007, ayos ka lang? Lipat lang ng bagot. Nothing stops 007. Saan ka ba nang galing? 007 reporting for duty. Skyfall, Tuesday 8 p.m. on G-Flix. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. Kinukumpirma ko na arestado na ang leader ng Golden Scorpion. Walang lugar ang isang katulad mo sa bansang ito, Edgardo Magallanes. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ilalaglag ko ang pinagbubuntis niya. She came here with a baby, but she's leaving with none. Asawa ng asawa ko. Monday to Thursday, 11:25 p.m. You're watching WBTV on GTV.
nyo naman, no? Nag-report si Ovid Madrina kanina. So, ganyan pa rin po ang nakikita natin. Alas 6:30 na po ang oras po natin. At maya-maya po, mainit na talaga ang panahon sa ating kapaligiran. Si Presidente po ay hindi nakikita ang pangailangan na magdeklara ng state of calamity sa bansa dahil sa El Nino phenomenon na sobrang init. Ayon po sa Pangulo, ramdam ang epekto ng El Nino gaya sa mga lugar sa Western Luzon, Visayas, pero hindi daw ito critical. Ito sabi ni Presidente, ha, hindi niya pwede ang shotgun approach o iisa lang ang sagot sa iba't ibang problema sa bawat lugar. At ipinaubaya nga sa mga lokal na pamahalaan ng pagdedeklara ng state of calamity. Pati yung suspension ng klase ngayon, di ba, ang may discretion yung mga principal. Kasi iba-iba po naman, eh. Daming factor ang pwede mong i-consider, eh. O hindi lang yung dahil mainit sa labas, kundi mainit din pati sa loob, yung paligid, yung mga pader, ganyan. Yung location, walang ventilation, etc. Na po. O yung iba naman, eh, merong air condition. Kung nasa private school ka siguro, na po. So isa sa mga apektado nitong sinasabi ni Presidente ay ang pagkaklase natin ng mga estudyante, mga guro, saka mga estudyante. Sabi niya, hindi pwede yung shotgun approach. O ayan, itong sasabihin ko, walang ano to, ha, walang halong paninisi, ha. Para lang matuto lang po tayo mga kapuso sa nangyari. Ayun, ha? Shotgun approach versus knee-jerk response. Yan ang punto ko. Ha, yung padalos-dalos. Ano ba nangyari? Bakit na nalipat ang school opening sa Agosto doon, no? Agosto, no? Eh dahil sa ang daming maingay noon, eh. Sobrang ingay, mga kapuso. Dapat daw sumunod tayo sa international school calendar. Kaya nangyari ito, di ba? Eh, samantalang ito na, nangyari na po yung mga pinangangambahan. Isa sa natatandaan ko na maingay at talagang nag-uupos ng gusto, sumasalungat dyan ay si dating Senator Francis Pangilinan. Sabi niya, kung ililipat nyo sa panahong masasapul tayo ng tag-init, pati nga tag-ulan, dahil yun daw sabi ng pag-asa, mga Setyembre, ano yan, dyan pumapasok yung mga bagyo. So dalawa na. Kung sa tag-init, para namang isinalang mo sa kawali o sa frying pan yung mga bata, ito nang nangyayari. Sobrang init, mga kapuso. So pakinggan muna natin. At merong plano na dahan-dahan daw nating ibabalik sa dati. Dati padalos-dalos ang desisyon, ngayon dahan-dahan tayo. Super Radio! Dahan-dahan. Melo del Prado, yes. Sa Super Radio DCWB. Sa susunod na taon, matatapos tayo mid-May. At sa susunod na taon, matatapos tayo ng April. And then balik na tayo sa March. Siyempre, kailangan din natin i-prioritize po yung kanilang kalusugan. Kasama din ng safety and health welfare ng ating mga teachers and non-teaching personnel. So, ginagpapatupad tayo ng ganito. At least, no, hindi po completely mayroon tayong learning disruption, hindi na katulad ng dati. At least ngayon, kung kailangan naman natin mag-suspindi, in-person classes lang po yung sinususpindi at nakakapagpatuloy pa rin, no, ng pag-aaral yung mga bata sa bahay. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang mga tinig po, mga kapuso, ni Vice President Sara Duterte, ating Education Secretary, at Attorney Michael Poa, spokesperson ng Department of Education. So yun po, mahalaga kasi sa mga pagdedesisyon na katulad nito, na marami po ang pwedeng maapektuhan, tulad ng mga bata, mga guro, yung pinag-iisipan, di ba? Yung nililiko mo ang mga tamang impormasyon at saka yung tinatawag natin na empirical data. Ano ba talaga? Meron ba mga patunay na pag inilipat mo ang pag-uumpisa ng klase sa ganitong panahon, yan ba ay makapagbibigay ng kaluwagan? Makakatulong ba yan sa welfare ng ating mga estudyante? E ngayon po, napatunayan, hindi. Kaya tayo'y pa-suspend din ang klase. Dati ang suspension ng klase pag may babalala ng bagyo. E ngayon, heat index, mayroon tayo. Lumilitaw, mas mahirap ang sitwasyon ngayon ng mga mag-aaral sa tindi ng init na kanilang nararanasan. Marami po nagkakasakit. Mga inuubong mga bata, mga sinisyo po ng mga bata, sinamahan nyo pa, sinabayan pa ng pertasis na yan. Diyos ko naman, magkakahawa-hawa nga mga bata dyan dahil sa mainit na panahon. So hindi pa huli ang lahat. Ngayon daw po, dadahan-dahanin para hindi naman magulo at maapektuhan yung bakasyon ng mga bata. Sabi ni Vice President Sara Duterte, narinig nyo naman. Yun ang tama, dahan-dahan. Meron pilot testing, pilot test muna. Hindi yung basta na lang.
Nanaig yung mga maingay nun eh. Eto, babalik tayo ng dahan-dahan. Yan. Tama yung sinasabi ni Presidente. Pagdedesisyon, kailangan na hindi yung shotgun approach. Hindi yung knee-jerk ang mga reaction o response. Alas 6:36 na po ng umaga. Puntahan natin dyan sa mainit. Super mainit Radio. Pa rin sa labas. Melo del Prado sa Super Radio. DZWB. Alas 6:36, mga chuper ng jeepney at taxi, kanya-kanyang diskarte ngayong matindi ang init ang panahon. Manny Vargas, Manny! Super Radio! Good morning sa iyo, Kuya Melo. Sa mga kapuso natin ay tama ka dyan. Ngayong sa oras na ito, alas 6:35 ng umaga, naku, matindi na po ang sikat ng araw dito sa lungsod ng Maynila. Kaya naman ilan sa mga kababayan nating motorista, nasa labas na ng kanikil ng mga sasakyan, particular na itong mga taxi driver at jeepney driver na naghihintay ng mga pasahero na matumal dahil holiday, kakaunti daw ang pasahero nila, kabilang na yung mga nag-aantabay sa ilang mga terminal ng provincial buses. At dahil nga mainit ang panahon, yung ilan sa kanila may mga ginagawang pamamaraan para mabawasan ng matinding init. Isa sa mga nakausap natin kanina na hindi na natin nakunan ng video ay bukod doon sa aircon ng kanyang taxi, meron pang nakaalalay na blower na nakatapat doon naman sa mga pasahero sa likuran para naman umabot sa likod yung hangin na ibinubuga ng kanyang aircon na ayon sa kanya ay mahina na dahil nga sa sobrang init. Yung kailangan niya ng blower, maliban sa kanya, isang taxi ay isang jeepney driver din, si Macmac, yung nakausap natin. Oy, Macmac. At ipinakita sa atin, ayan, si Macmac. Macmac, kumusta ka na? Pinakita sa atin yung kanyang blower para daw hindi pagpawisan ng kanyang mga kamay habang nagmamaneho. At ang maganda pa nito, naku, mataas ang bubong ng kanyang jeepney. Kaya't maaliwalas at kaya niyang hindi lumabas habang pumapasada at humahapit sa kanyang biyahe. Dahil half day lang ang kanilang pagpasada sa bahagi ng Blooming Creek dito sa lungsod ng Maynila. At narito pa, bukod kay Macmac, narito pa yung ilan sa mga nakausap nating mga chofer ngayong umaga. Pupunta ako dun sa mga malilim, ganyan, pagka sobrang init. Siyempre, hindi lang ako, pati na yung sakyan, mag-overheat din pagka sobrang init eh. Kailangan may pahinga rin kahit na isang oras lang. Tubig na malamig lang po. Tubig na malamig lang po. Maliban po doon? Mag-aantay lang kami ng pila, ganun po. Tatambay kami sa malilim. Papahinga lang po. Papahinga? Pahinga lang, tubig. Heat break. Yan ang ilan. Yan ang kanilang heat break, Kuyang Melo. Inom ng tubig, pahinga saglit, tatago sa lilim, at pagkatapos, balik sa pagbiyahe. Yeah. Yan yung buhay ng mga motorista. Kasi ito sinabi ng Department of Health at mga medical expert, hindi ligtas yung pananatili sa loob ng sasakyan sa gitna ng matinding init. Tama. Kasi singaw din sa loob. Alam ba, nababad sa init ng araw yung sasakyan. Bigla kang papasok. Dapat papasigawin mo muna. Dapat bubuksan yung mga pinto-pinto niyan para umalis yung mawala yung mainit na hangin diyan, o kaya paandarin mo yung aircon na medyo bukas pa yung mga pinto, yung mga salamin, para lalabas yung mainit, yung malamig mananatili sa loob. Money. Sa sobrang init din, Kuyang Melo, tandaan natin, alam na mga kapuso natin yan, yung buga ng aircon, minsan nawawala na yung lamig eh. Init na rin ang nararamdaman. Kung kaya't kinakailangan talagang lumabas, salalit magtago sa lilim para magpalamig. Yan ang ilan sa mga nakausap nating mga motorista ngayong umagang ito sa bahagi ng Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Salamat Manny Vargas! Ang oras po natin, alas 6:39 na po ng umaga. Radyo na TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB.
Spring 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZBB ang number one AM station. At Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Tinutukan at pinusuan na agad ng buong bayan ang kwentong para sa lahat ng tao. At kahit hindi, a big thank you sa Out of This World Welcome, mga kapuso. Tutok lang gabi-gabi sa My Guardian Alien. This Tuesday, April 9, Apua Lady Cardinals versus San Sebastian Lady Stags. In live, 2:30 p.m. on GTV, LPU Lady Pirates versus Anveda Lady Red Spikers. NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Peke ang DNA test result na pinagmamalak sa akin ni Jordan at Christy. Di na kayo patutulugin ng bisyo ng bayan gabi-gabi. May good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Asawa ng asawa ko. Anong oras na? 11:00! Let's celebrate sa mas pinaaga at mas pinahabang TikTok Lang! Mondays to Fridays, 11:00 a.m. Ano daw mawawala kung ngayon na gawin ang pagbabalik ng klase sa dati kaysa unti-untiin pa? Kuya Melo, tatanong, 7989. Magugulo daw yung pahinga, yung break. Di ba? May iikli kasi na panahon ng pahinga ng school break, mga kapuso, kaya ganon. So, unti-unti hanggang sa matapos natin sa pangatlong taon pa yata. Yun, kung mangyayari po yun. So, yun. So, kaya dapat sa mga desisyon, sabi ko nga, dahan-dahan po tayo at ang tinatanong dapat yan, hindi politiko. At ang tinatanong dyan, yung mga guro, yung mga nagtuturo at yung mga siyentista. Sino po yon? Pag-asa. Sila yung nakakaalam ng lagay ng panahon. Umiiwas nga tayo sa mga kalamidad O di, sila ang mas nakakaalam. Hindi politiko, di ba? Oh, Mau de la Cruz. Super Radio. Punta tayo kay Mau. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mau de la Cruz, yung mga taga Bureau of Immigration daw, di pa daw magpapatinag sa kasong sinapalaban sa ilan nilang immigration officer. Mau de la Cruz, Mau, good morning. Super Radio. Ganun na nga, Brother Melo, no? Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko na hindi matatakot ang ahensya sa mga reklamo laban sa kanila dahil sa mga lehitimong pag-aresto na kanilang nga ginawa. Ginawa ni Tansinko ang pahayag matapos umanong magsampa ng reklamo ang isang grupo ng mga Indian National laban sa mga intelligence officer ng BI. Ang reklamo na inihain sa prosecutor sa office sa Pasay ay nagsasaad na 13 intelligence officers na sangkot sa pag-aresto sa 16 na Indian National sa Antique at Iloilo ay labag sa batas na isinagawa ang mga operasyon. Sinabi ng mga Indian Nationals na may hawak silang valid na 9G working visa kaya walang paglabag sa immigration. Nagkompleto naman daw sila sa dokumento. Pero ibinunyag ni Tansinko na ang pag-aresto laban sa 16 na Indian ay resulta ng mga reklamo laban sa kanila dahil sa mga pagsali sa illegal na negosyong pagpapautang o 5-6. Ayaw naman pala. Undesirable alien. Pwede na. Ganun na nga lalabas. Parang Melo. Ano ba? Ipinahagi ng BI, meron palang kopya itong BI na sulat. Na meron silang natanggap na sulat mula sa Antique Provincial Board na nag-uulat ng pagtaas ng bilang ng mga Indian National sa kanilang lugar na sangkot sa 5-6. Gayun din ang kidnapping at drug trafficking. Mali yun. Ay, yun daw. 5-6 na. Pero yung 5-6, maraming malulungkot, Brother Mau. Maraming malulungkot. Kasi sabi nung ibang mga nagtitinda lalo sa palengke, yung may mga pwestong binabayaran araw-araw, malaking tulong sa amin yan. Ay, syempre. Oo.
Oy, kahit malaki tubo niyan, pwede mo naman pagtaguan eh. Next month ka na magbayad. Yung mga tinataguan eh, ang bangko, hindi mo pwedeng pagtaguan ng bangko. Aduntuhin ka ng bangko. Diyan, walang ano diyan, walang ang tawag dito, proof of billing. Wala. kahit tatlong araw ka magtago, pwede. Basta hindi ka apat, ikalima, lumutang ka na. Magbayad ka na, hindi ka na makakaulit. Ano? Sinabi pa nito si Tansiko, nakatanggap din sila ng mga ulat sa Iloilo laban sa mga Indian na sangkot sa Karasan. May sangkot din sa Karasan. Na dahilan ng BI naman para magsagawa ng mga operasyon laban sa nasabi mga dayuhan. Yung pala naman, so ngayon na nababalik ka ng immigration na pwede pala na ipatapon ang isang Indian national dahil sa nagpapa 5-6. Ay, napakarami na nila dito since time immemorial. Yan na ang trabaho nila dito. Ba't ngayon lang nila naisipan yan, ha? Aber! Ay, totoo nga. Ano? Pero ito, binigyan din ni Tansinko, ha? Na sa kabila ng may hawak na 9G visa, ang mga dayuhan daw na napatunayang hindi nagtatrabaho sa kumpanyang nagpipetisyon, nagtatrabaho sa mga peking kumpanya, o nakikibahagi sa mga aktibidad na undesirability o hindi ka nais-nais, maaari pa rin silang ma-deport at ma-blacklist. Talagang marami talagang malulungkot niyan. Marami malulungkot. Kasi wala, sa bangko kasi kung ano nung ihingin sa'yo. Meron ka bang pang prenda? May pamprenda ka ba? Ay, dito walang pamprenda. Wala. Sa bangko yun. Sa bangko. Hanapan ka. Oo. Ipiprenda mo sa sakyan mo. Papatay ka na. Dito sa mga Indian, meron ba? Ay, wala diyan. Bigay ka agad diyan. Pwede po nga, sabi nga siya, pwede mong pagtago ng tatlong araw. Nang wala kang kawalang kaakibat na asunto. Kabuhan nga pala parang meron. 10 Indian ang arestado sa bayan ng Arevalo, Arevalo at sa Sabana, Iloilo, habang 6 na iba pa arestado naman sa San Jose, Antique. Habang kinumpirmahan ni Tansinko yung legalidad ng pag-aresto, nangako siyang magpapatuloy ng hiwalay na imbestigasyon sa mga alegasyon ng pangingikil laban sa kanyang mga operatiba. Binalikan sila ng mga Bombay naman ng mga Indian National ng kasong pangingikil. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, Yamay Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado! Salamat sa Super Radio, DZWB! Kayo ba minsan sa inyong buhay, nangutang na rin kayo sa mga Indian? Umamin, alas 6:48 na po ng umaga, lalo yung gipit na gipit. Radyo na TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio, DZWB! Pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Mga kapuso, marami sa ating mga kababayan ang nasalanta ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Magbayanihan po tayo para patuloy na makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhan. Bukas ang GMA Kapuso Foundation sa mga nais magpaabot ng tulong. Ang inyong donasyon ay 100%
tax deductible. Magbayanihan tayo ng buong puso para sa Pilipino. Yes, tapos na. Matalo mo ang golden score. Pagdating natin sa isla, hanapin nyo agad ang armor. Pasabugin nyo, pati ang port, para siguradong hindi makataka si Edgar. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Dos na po ng umaga. Wow! Si Melo Del Prado, panalo! Ang tanong nga mga kapuso ay, pabor ba kayo mga employer sa mandatory heat break? Ayan, pinapanukala po yan, mandatory heat break. Ayun, mayroon namang panukala na dapat daw magkaroon ng mandatory heat break. Mga mambabatas naman, sobra talaga naman ang init. Grabe na, marami nagkakasakit. Bata, matanda, may ngipin o wala. Pare-pareho lang po, talagang hindi kakayanin tong init na matindi na ito. Iba na talaga. Alas 6:53, meron namang istorya itong China na ito sa isang pahayagan, mapanganib daw ang mga payaw na inilagay ng Pilipinas Recto Bank sa West Philippine Sea. Kasi meron tayo no, para sa mga mangisda po natin yun eh. Yung payaw po, hindi naman yan umaabot hanggang ilalim, nakalutang lang yan eh. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. O kaya ito, isang klase na naman ng misinformation. Tanga lang maniniwala dito. Di alam naman, ay mga Chinese naman, no? Yung payaw, nakalutang lang yun. Hindi nakakasira sa coral reefs yun. O, inalmahan din ito ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council at walaan niyang sinisirang bahurang Pilipinas. Ang talagang naninira daw, sabi ni Senator Francis Tolentino, yung China. Di ba yung mga pinulbos na mga coral? Na nakita niyo naman yun sa mga video, no? Sa mga balitaan, no? Oh, sila talaga ang nakakasira sa kalikasan. Ano pang isang patunay? Dumadayo pa nga sila eh. Hindi lang sa South China Sea o West Philippine Sea. Pumupunta pa sila dito sa kabila. Dito sa may Philippine Rice, yung Benham Rice dati. Philippine Rice, mga kapuso, no? Yun. At sila po ay, ayaw ko anong ginagawa. Nagsusurvey-survey lang daw sila doon. No? Mga kapuso, huwag mo pahuli sa mga malalaking balita. Tala kayo sa malalaking isyo, subscribe po sa YouTube channel ng DCBB, magtungo po sa at DCBB sa YouTube at mag-subscribe. Alas 6:54 na po ng umaga, radyo na, TV pa, Melo pa! Melo Del Prado sa Super Radyo DZBB. Puso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights,
O for oil. W for water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. E for tires. At S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Ang Super Radio Stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. He makes spy work look so cool. 007, ayos ka lang? Lipat lang ng bagon. Nothing stops 007. Saan ka ba nang galing? 007 reporting for duty. Skyfall, Tuesday 8 p.m. on G-Flix. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. No TV in sight, no problem. Kapuso Stream is the new TV. Pwede nang i-stream ng live ang favorite Kapuso shows niyo sa YouTube. Pause and play all you want with Kapuso Stream. Ilalaglag ko ang pinagbubuntis niya. She came here with a baby, but she's leaving with none. Asawa ng asawa ko. Monday to Thursday, 11:25 p.m. You're watching Double B TV on GTV. Na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Ano ba daw mawala kung ngayon pa ang pagbabalik ng klase? Yan ang tanong kanina. Oh, inulit ko lang uli. Mga kapuso, ano ha? Yung sabi ko, ano, knee-jerk, padalos-dalos, padala sa ingay, uso kasi, sunod sa international calendar. Ayan na, nangyari. Babalik tayo doon sa dati. Iba hong sitwasyon dito sa Pilipinas. Tropical country tayo. Doon naman, yung ating sinusundan, eh, mga, di ba? Iba ang klase ng panahon mayroon sila doon. So, mga kapuso, yun po ang pinag-uusapan ngayon. Babalik tayo sa dating school calendar. Yan, yung knee-jerk response. Dapat ang tinatanong yung mga educator, yung mga stakeholder, yung mga politiko, yung mga scientist, ang marunong, nakakaalam, meron mga datos, ha, di ba? Knee-jerk. Knee-jerk response. Ano ang kasalamat na nanday? Maging circumspect tayo sa pagdidesisyon. Yung hindi tayo padalos-dalos, maingat. Maingat. Pinag-iisipan ng gusto. Hindi circumcised. Andoy, uso ngayon yun. Circumspect. Alas 6:59 na po ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio. Eto muna tayo. At public service na maikli lang. Sa serbisyo publiko. Maynila, Manila Water. Maynila pala. 10 p.m. to 6 a.m. Tubig po ito. Mawawala kayo ng supply ng tubig sa Quezon City. Ilang bahagi po ng Barangay Paltok. Meralco. Mawala naman ang supply ng kuryente ito. 9 a.m. to 3 p.m. Caloocan City. Ilang bahagi po ng Camarin. Alamaga po. Yan po ang ating public service. Sa serbisyo publiko. Palitan na. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Ikapito na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZWB Super
Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. Easy Double B, servisyong totoo. Walang inikilingan, walang inoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang inikilingan, walang inoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B Super Radyo. Super balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras 3:30 minuto makalipas sa alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Martes po kaya ni Kasyam sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Mekanismo para sa pamahagi ng fuel subsidy sa ilang sektor, gumana na matapos sumampa sa $80 kada bariles ang presyo ng langis. Ilang tsuper ng pampublikong transportasyon humihirit ng dagdag pasahe imbes na fuel subsidy. Meralco, magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong Abril. Pangulong Bongbong Marcos, walang nakikitang dahilan para magdeklara ng state of calamity sa buong bansa dahil sa epekto ng El Nino. Pagbabalik sa dating school calendar sa gitna ho ng matinding init po ng panahon, hindi dapat madaliin ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pamahalaan, dumipensa sa paglalagay ng mga payaw sa Recto Bank at igirit na hindi ito nakasisira sa kalikasan, taliwas sa aligasyon ng China. Pangulong Bongbong Marcos, umaasa na mababawasan na po ang mga mapangahas na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Inilatag na kondisyon ni Pastor Apollo Quiboloy para sa kanyang pagsuko, inalmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag mong papauli sa malalaking mga balita at talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po sa at DZBB594. Malilit na makaletra at DZBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon! Patuloy po na makararanas na mainit na panahon ang buong bansa tulad po ng easterly, so mainit na hangin mula ho sa karagatang Pasipiko. Dahil po dito, ang Metro Manila na lalabing bahagi ng bansa makararanas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, sinabi naman ng PAGASA na posibleng makaranas pa rin ang ilang lugar sa bansa ng dangerous o mapanganib na heat index o damang init ngayong araw. Kabilang sa mga lugar na inaasa makararanas po ng dangerous level ng heat
heat index ngayong araw ay ang lungsod po ng Dagupan dyan po sa Pangasinan, lungsod po ng Puerto Princesa at bayan po ng Aborlan dyan sa Palawan, Baknotan sa La Union, lungsod ng Tugigaraw sa Cagayan, gayon din sa lungsod ng Zamboanga. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Butas na naman ang bulsa ng mga motorista at mga tsuper. Ito'y matapos magpatupad ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya po ng langis. Dinagdagan ng piso 55 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Piso 10 sentimo naman ang taas presyo sa bawat litro ng gasolina. Habang piso at 40 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro naman ng kerosene. Ang oras po natin, 7 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Mayroon ang inilabas na sertifikasyon ng Department of Energy noong nakalipas na buwan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at sa Department of Agriculture kaugnay ng pagbibigay ng fuel subsidy sa ilang sektor na apektado ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE, dahil sumampa na sa $80 kada barilas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, na trigger o gumana na ang mekanismo para sa pamahagi ng fuel subsidy. Nilinaw naman ni Abad na ang LTFRB at ang Department of Agriculture ang namamahala sa fuel subsidy program at ang DOE ay nagbibigay lamang ng sertifikasyon. Last month, na-certify na ho ang DOE to LTFRB, DOTR at ADA para i-trigger na ho yung subsidy program dahil umabot na ho ng 80 last month pa lang. Ang tinig po ni Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE. Sinabi naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na nakahanda silang ipatupad ang fuel subsidy program sa oras na ibabana sa kanila ng Department of Transportation ang pondo para dito. Meron pong batas that if the price of the crude oil breaches $80 per barrel po, it will trigger the release of the fuel subsidy. Now we are waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Ang tinig po ni Attorney Chofilo Guadis III, Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Batay sa sistema ng LTFRB, 10,000 pesos ang matatanggap na fuel subsidy ng modern jeepneys, 6,500 pesos para sa traditional na jeep, 1,200 pesos para sa mga delivery rider at 1,000 pesos para sa mga tricycle driver. Samantala, Grupong Piston, Southern Mindanao, giniit ang panawagan sa pamahalaan na magpatupad ng konkretong hakbang laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. John Ryan Calonia, Super Radio Davao. John Ryan, Super Radio. Pinalampag ng Piston, Southern Mindanao ang pamahalaan para magpatupad na ng konkretong hakbang para protektahan ang publiko sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng ZMA Super Radio Davao kay Larry Arguiles, presidente ng Piston Southern Mindanao, tinawag nitong inutil ang Department of Energy dahil mistulang sunod-sunuran lamang ito sa kumpas ng mga kumpanya ng langis. Wala o manong kapangyarihan ng ahensya upang mapigilan ang serye ng oil price hike. Nanawagan rin si Arguiles sa mga mambabatas na pag-aralan ang posibilidad ng suspension ng excise tax sa langis o amyandahan ng Oil Deregulation Law. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na iilan sa mga dahilan ng patuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay ang nagpapatuloy na tensyon ng Middle East at ang desisyon ng Organisasyon ng Petroleum Exporting Countries na magbawas ng produksyon. Ako si John Ryan Calonia ng Super Radio Davao, nag-uulat para sa John A. Super Radio, DZWB, Dapa, Totoo. Super Radio! Ilang tsuper ng pampublikong transportasyon ang umihirit po ng dagdag pasahe sa halip na makatanggap po sila ng fuel subsidy. 2019 pa nagsimula ang naturang programa, pero sinabi po ng ilang tsuper na nakausap po ng GMA Integrated News na wala pa silang natatanggap. Sinabi naman ang ilang nakatanggap na hindi buong fuel subsidy ang naibigay sa kanila. Pag-amin naman ng LTFRB, dapat pangayusin ang sistema ng pamahagi ng ayuda. Dahil dito nais ng ilang tsuper na magpatupad po ng dagdag pasahe na lamang sa halip na fuel subsidy.
magkano ho yung sa tingin yung dagdag na tama lang, makatwiran na? Mga 5 pesos. Magkano dapat na idagdag sa lockdown rate para patas-patas tayo sa krudo? Wait, mga 10 piso lang sir. 10, 20, ganun. Tinig po ng ilang chuper ng jeep at isang taxi driver. Sinabi naman ng LTFRB na anda silang dinggin ang anumang inihahaing petisyon para sa dagdag pasahe. Pag meron hong merito yung kanilang petisyon, we will consider their petition for a fair increase. Tinig po yan ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Super Radyo! Maganda nun, may pera pala. May pera, oh. Pera kaya lang, pala. Para hindi daw napapamahagi ng lubos. Ito sinasabi ng mga chuper. Tsaka mag-aaway na naman yung driver tsaka yung operator. Naman. Good news naman mga kapuso. Magpapatubad po ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. Mahigit sa 98 sentimo kada kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, katumbas yan ng halos 200 pisong bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ipinaliwanag ng Meralco na ang bawas singil ay dulot ng pagbaba ng generation at transmission charges. Almost 1 peso per kilowatt hour reduction for the month of April. And for residential customers consuming 200 kilowatt hours a month, the adjustment is equivalent to a decrease of around 198 pesos. Ang tinig ni John Zaldariaga, tagapagsalita ng Meralco. Super! Walang inaasahang brownout dahil sapat ang supply ng kuryente. Ayon po sa Meralco, nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa Luzon Grid kahit pa una nang sinabi ng Department of Energy na posibleng makaranas po ng mga yellow alert o pagtipis po ng reserba ng kuryente sa buwan po ng Abril at Mayo. Sa kabila ho nito, patuloy ang paalala ng Meralco sa publiko magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Anila tinatay ang aabot sa 10% hanggang 40% ang pagtaas ng demand o pangangailangan sa supply ng kuryente tuwing tag-init. Dahil dito, asahan nila ang patuloy na pagtaas ng demand, lalo't inaasahan magtutuloy-tuloy din o hindi kaya'y titindi pa itong init na painit ng panahon ngayong Mayo. Sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. We still expect demand to increase. We still expect demand to go up until May. Tinig po ni Larry Fernandez, Utility Economics Head, Meralco. Isang residente sa Samal Island sa Davao del Norte ang nagulat sa napakalaki niyang buwan ng bayarin sa kuryente. Umabot kasi ng 1,000,000 piso. Ang kanyang electric bill para sa buwan ng Abril. Ipinaliwanag naman ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco na nagkaroon lang ng pagkakamali sa pagbabasa ng kanilang metro. Nasa 1,500 piso lang anila ang electric bill ng kanilang customer at hindi 1,000,000 piso. Humingi na ng paumanhin ang Nordeco sa kanilang customer at maituturing anila itong isolated case. Hinikayat din ng Nordeco ang kanilang mga consumer na pumunta o tumawag sa kanilang tanggapan kung may problema sa monthly billing para agad nila itong maaksyonan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kapag nakakakita po tayo ng check, ano bang unang pumapasok sa ating isip? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Eh yung check po na Right Med. Ano nga bang ibig sabihin po niyan? Eh pag may check high quality, pag may check abot kaya, yan ang ibig sabihin po ng check po ng Right Med. Dahil ang mga gamot po ng Right Med, abot kaya po ang presyo, pero high quality po ang pagkakagawa, hindi po tayo may minusin. Kaya kapag hahanap po yung gamot, eh huwag po kayo mahiya magtanong, hanapin po ang check po ng Right Med. Para sa mga listahan ng mga produktong Right Med, bisitahin po kanilang website at Facebook page, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Aoras po natin, alas 7:15, radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Tubig tipid tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
Up, up, up. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Maggie, my chicken cube na! New Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na! Magic Chicken Cube! Ang tinola, may isasarap pa! Ang magic mo lang! Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang! Usapan ngayon ay kung magbibigay do ba ng heat break? Eh tindi kasi napakatindi naman talaga ng init. Yung heat break po, nangyayari na po yun doon sa mga traffic enforcer po natin, ng mga MMDA, may heat break. Ngayon ang pinag-usapang heat break ay para doon sa mga nagtatrabaho naman. Kahit doon sa mga nasa loob ng gusali, yung pabrika, no ha? O, magpalakas tayo ng katawan. Isa yan sa dapat natin gawin. Mag-inom tayo ng tubig. Stay hydrated, mga kapuso. At kung sa pagpapalakas ng katawan, isama nyo na po ito. Talagang ito yung makakatulong ng gusto. Immunomax food supplement, mga kapuso. Yan, o. Ang Immunomax po ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults, mga kapuso. Ito po yung dalawang kahong maliit na yan na may kulay puti, may kulay berde pa. Pag binuksan nyo yung mga kahon na yan, ang makikita nyo dyan ay kapsula. Capsule for adults na Immunomax food supplement. Yung kulay berde nun, capsule for adults, Immunomax food supplement, forte variant. Mas pinatindi. Yun ang mga Sira for Kids, yung dalawang kahon na mataas na yon. Kulay orange, may kulay berde pa nun. Sira for Kids, Immunomax food supplement. Yung kulay berde, yun naman yung forte variant ng Sira for Kids, Immunomax food supplement. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo dyan, kahit nasa labas kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte, hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Walang nakikitang dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para magdeklara ng state of calamity sa buong bansa dahil po sa epekto naman ng El Nino. Paliwanag po ng Pangulo, magkakaiba kasi ang epekto ng El Nino sa iba't ibang lugar sa bansa. Kanya hindi pa pwedeng ang tinatawag na shotgun approach o yung iisang sagot lamang sa iba't ibang problema sa bawat lugar. Ang ginagawaan niya ng pamahalaan, pinaubaya sa mga lokal ng pamahalaan kung kinakailang magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot. We look at them birth by area. Hindi ito iba-ibang problema sa bawat lugar. Hindi naman pwedeng shotgun lang, one size fits all, no? Tinig po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, ilang bayan po sa lalawigan naman ng Aklan, nagsuspindi muna ng mga panghapong face-to-face classes dahil sa sobrang init. Alamin natin ang balita mula kay Ava Marie Moises, Super Radio Kalibo. Ava, pasok! Super Radio! Joel Melo, apat na bayan na sa lalawigan ng Aklan ang nagdeklara ng suspensyon ng panghapong face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan. Kabilang dito ang Kalibo, Ibahay, Altabas at Lezo, kung saan naglabas ng executive order ang bawat alkalde para sa afternoon face-to-face class suspension. Para sa Kalibo, sinabi ni Mayor Jury Sucro na tatagal ang ganitong suspensyon ng panghapong face-to-face classes para sa preschool hanggang senior high school, sa pampublikong paaralan hanggang sa April 30, habang ipinauubaya naman sa mga pribadong paaralan ang desisyon kung susunod dito. Ayon naman kay Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores, otomatikong sususpendihin ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa kanilang bayan kapag umabot na sa 38 degrees o higit pa ang heat index. Saklaw din na executive order para sa suspensyon ng panghapong face-to-face classes ang pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Altabas at Lezo hanggang sa katapusan ng Abril. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, nag-uulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Samantala, yung labis na init po ng panahon, dagdag pahirap sa mga magsasaka sa mga aldan dyan sa Pangasinan. Mula sa GMA Integrated News, magulat po si Russell Simorio, GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Russell, pasok! Super Radio!
Yes, Joel Melo, mano-mano ang paraan ng pag-aani ng mais ng ilang magsasaka sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Magastos raw kung gagamit pa ng harvester machine. Kaya kitang-kita ng mga magsasaka ang kalidad ng aning mais. Ayon sa magsasakang sinistor, unang inuod ang mga mais kaya nabubulok. Bukod pa rito, ang mga namatay dahil sa kakulangan ng patubig at labis na init. Kaya inaasahan na raw ng mga magsasaka mababang kita dahil bagsak rin ang presyuhan ng mais na nasa 17 pesos lang ang kada kilo. Anila noong Marso pa sana ang anihan pero ipinagpaliban para makaiwas sa mababang presyuhan. Kaya umaasa mga magsasaka na babalik sa 19 hanggang 20 pesos ang buying price sa kada kilo ng mais para makabawi sila sa kita. Samantala, ayon sa Provincial Agriculture Office, inaasahan na ang epekto ng mainit na panahon sa mga pananim. Kaya patuloy ang monitoring ng otoridad sa water level ng mga river system na pinagkukuhanan ng patubig. Melo Jovel, ayon sa Provincial Agriculture Office, maayos pa ang water level ngayon sa mga irigasyon sa Pangasinan kumpara sa mga nagdaang El Nino. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio nag-uulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat, Russell Simorio, GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.22 na po ng umaga, posibleng hindi nabawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynila at Manila Water sa darating na Mayo. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, maaaring manatili pa rin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon sa tubig sa susunod na buwan tulad ngayong Abril. Nananatili kasing normal ang dami ng nababawas na tubig sa mga water reservoir, partikular sa Angat Dam na naitatala lamang sa 30 centimeters kada araw. Bukod dito, sinabi ni Dizon na batay sa kanilang pagtaya ay hindi babagsak sa 195 meters o mas mababa pa ang level ng tubig sa Angat Dam na basihan para magpatupad ng mas mababa pang alokasyon sa tubig. Kasabay nito, tiniyak ni Dizon na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig dahil noong nakalipas sa taong panakalatag ang kanilang mga paghanda. Kabilang na dyan ang tatlong karagdagang water treatment plant at paghingi ng permit sa National Water Resources Board o NWRB para magamit ang mahigit sa 100 dipwell sa bansa sakaling kailanganin. Samantala, mga pinagkukunan ng tubig ng Metropolitan Manila Naga Water District sa Naga City, Camarines Sur, apektado na ng mainit na panahon. Mula sa GMA Integrated News, mag-ulat si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica! Super Radio! Melo Joel, makalipas ilabas ng pag-asa ang El Nino Watch noong nakaraang taon, nakikita na raw ng Metropolitan Naga Water District ang posibleng epekto ng mainit na panahon sa supply ng tubig sa kanilang nasasakupang mga lugar. Sa ngayon, nasa 15 barangay sa Naga City at mga bayan ng Gainza, Magaraw, Kanaman at Kamaligan sa Camarines Sur ang nakararanas ng mahina hanggang sa pawala-walang supply ng tubig. Ayon sa MNWD, mula sa 40%, nasa 25% na lamang ang nakukuhang tubig sa apat nilang spring water sources. Sinisikap na rin daw ng MNWD na mapatest ang water quality ng Kanaman Pumping Station para makatulong sa pagsupply ng tubig sa Kanaman at Kamaligan area. Ayon sa MNWD, kahit anong pamamaraan, pwede raw gawin ng publiko para makatulong sa pagtitipid at walang masayang na tubig. Ang pagtitipid daw kasi sa konsumo ng tubig sa isang bahay o establishmento ay malaking bagay na para kahit papaano ay mapreserba ang supply ng tubig sa iba't ibang lugar. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog, nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Super Radio! Balik tayo sa Metro Manila, antas ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa batay sa datos ng PAGASA. Alagatos, Alan G! Super Radio! Tuloy-tuloy pa rin na nababawasan ang level ng tubig ng Angat Dam batay sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division. Ayon sa tala ng PAGASA, nabawasan ng 35 sentimetro ang antas ng tubig ng Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga. Nasa 196.15 meters na ito kaninang umaga kumpara sa 196.50 meters na antas kahapon. Dahil dito umabot na sa 15.85 meters ang hagwat nito mula sa 212 meters na normal high water level. Pero nasa 16.15 meters na lang ang hagwat nito sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Malibat sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng Ipo, La Mesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Maging
ang Kaliraya Dam. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCWD. Dapat totoo. Super Radio! Samantala mga kapuso, sa taong 2027 pa inaasahang maibabalik ko sa dating schedule ang matagal pa pala yung school calendar po sa bansa, 2027 pa pare. Unti-untiin. Oo, sa dating school calendar, sa Hunyo ang umpisa ng pasukan sa mga paaralan at tatagal hanggang Marso. Ayon kay Vice President Education Secretary Sara Duterte, uunti-untiin po nila yung pagbabalik po sa dating school calendar. Ito ay upang hindi makompromiso ang pahinga ng mga guro at estudyante. Ang desisyong ito ay bunga umano ng konsultasyon na ginawa po nila mula sa regional hanggang division offices ng DepEd. Super Radio! Nanawagan ang isang mambabatas kay Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad ng mandatory heat break para sa mga manggagawa tuwing mainit ang panahon. Ayon kay Gabriela Partelis Representative Arlene Brosas, dapat magpalabas na ng executive order ang Pangulo para sa pagpapatupad ng heat break kasama ang ilang hakbang para makaiwas sa matinding init ng panahon ng mga manggagawa. Sa ilalim ng mandatory heat break, papayagan ang mga manggagawa na tumigil muna sa trabaho at magpahinga habang matindi ang init ng panahon. Samantala, si Senator Jingoy Estrada ay ibinungkahi naman sa mga employer na bigyan ng karagdagang insentibo at benepisyo ang mga manggagawa na nabababad sa mainit na panahon. Super Radio! Umabot na sa 800 na po ang mga naitalang kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nasa 80% ng mga naturang kaso ay kinabibilangan po ng mga batang edad 5 pababa. Sa kayo po ay sapat naman ang supply ng pentavalent vaccine. Nagbibigay protection po ito laban po sa pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B, hemophilus influenza type B. Pero tinututukan po ng DOH yung posibleng kakulangan ng bakuna pagsapit po na Mayo. Ginagawan din po ng paraan po yan. Posibleng mag-order muna umano ang ng 5 uri po ng bakuna na tinatawag na DPT na kaya lang lumaban sa diphtheria, tetanus at pertussis. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Tama yun, yung bakuna ng mga bata, huwag niyong lilibanan yan. Huwag niyong mamimiss yan. Oo, dapat nakaschedule kayo sa inyong mga pediatrician. Kahit doon sa mga health center, mayroon po doon mga doktor, mga kapuso. At pagdating naman sa vitamins, huwag din kayong liliban sa pagbibigay ng vitamins. Lalo na yung vitamins na napakagaling, mahusay. Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc. Mga mami, alam niyo yan, di ba? Kasi kayo, hindi kayo po papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry Fair po ay gumawa po ng Cherry Fair Syrup na Fortified with Zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherry Fair na para sa mga kids. Ang Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup. Talagang masarap. Sa lasa pa lang. Gusto na ng mga bata ito panalo, mga kapuso. Ito pa. Kargado pa ng CGF. May lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fair ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:29, radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alkohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. This Tuesday, April 9, Apua Lady Cardinals versus San Sebastian Lady Stags. And live 2:30 p.m. on GTV, LDU Lady Pirates versus Anveda Lady Red Spikers. NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Wala si Tui. Paano wala? Naikot ko na yung buong bahay. Happy ko na nga po. Ba totoo kayo eh? Ako si 11-120-8522-925. Nahigip lang ako papunta rito. Nasira ang aking spaceship. Alien po ba kayo? My Guardian Alien. You're watching Double B TV on GTV.
super sulit na balita mga kapuso. Opo, eh sulit na sulit po ang RC Cola Mega. 24 pesos lang po ang suggested retail price po niyan kada bote mga kapuso. Tamang-tama po yan, good na good po yan sa apat na tao. Kaya marami po ang makapag-enjoy ng malamig, masarap na RC Mega. Lalo ngayon napakainit po ng panahon, nakakapawi po ng uhaw eh. Iyon o, sarap na babalik-balikan ninyo mga kapuso. Ayos po ang uhaw, basta RC Mega. 24 pesos lang lamang po ang suggested retail price. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, alas 7.32 na po ng umaga, tinikita ng mga tauhan ng MMDA. Ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, yan ay makaraang dumaan sa EDSA busway ang dalawang sasakyan ni Singson, kaya parehong tinikitan ang dalawang driver ng dating gobernador. Sabi niya, nagmamadali lang siya. Tapos sabi niya, bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Nagpatikit naman po. Ang tinig ng MMDA Traffic Enforcer, ayon kay Gabriel Go, officer in charge ng Special Operations Strike Force ng MMDA, ipinatutupad lamang nila ang batas trapiko. Ang gusto lang naman po namin is ipatupad ang tama. And we want to implement the rules, we want to implement the law ng fair and square po para sa ating mga kababayan. Ang tinig ni Gabriel Go, officer in charge ng Special Operations Strike Force ng MMDA, sa isang video na in-upload ni Singson sa kanyang Facebook account, humingi siya ng paumanhin. I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa tungkulin, magbibigay si Singson ng 100,000 pisong pabuya sa mga MMDA traffic enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Pinapahanap ko na si Chairman Artes. Magpapadala ko ng 100,000 premium sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Pero ayon kay Go, sapat na para sa MMDA Strike Force ang pag-ako ni Singson sa kanyang traffic violation at pagbabayad ng multa. Ipaubaya naman o ng Strike Force sa pamunuan ng MMDA ang desisyon kung tatanggapin ang inulok na pabuya ni Singson. Samantala, dumepensa rin si Singson sa dalawang sasakyan niyang dumaan sa EDSA busway na walang plaka at may blinker pa. Walang plaka yun, bagong gawa, bulletproof cars, bagong-bago. Kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinatest pa. Ang tinig ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, isa lang ang convoy ni Singson sa 22 sasakyan na natikitan sa loob lamang ng isang oras na operasyon sa EDSA busway kahapon. Super Radyo! May alok na libreng sakay ang MRT 3 at LRT 2 ngayong araw po ng kagitingan. Ang libreng sakay ng MRT 3 at LRT 2 eh mula ho alas 7 po ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga at mula alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Nagpapatuloy naman ang buong araw na libreng sakay sa MRT 3 at LRT 2 para sa mga veterano hanggang sa 11 ng Abril kasabay ng paggunita sa Philippine Veterans Week. Samantala, una lang inanunsyo ng MMDA na suspendido ang number coding scheme ngayong araw. At bukas po, April 10, na parehong deklaradong pista opisyal dahil po sa pagunita naman ng araw ng kagitingan at pag-obserba sa Eid al-Fitr na pagtatapos naman ng Ramadan. Inilabas ng German content creator na si Sai Jin ang halos 40 minutong uncut video ng pakipag-usap niya sa tricycle driver na naningil umano ng sobra-sobrang pasahe. Tugon niya ito sa alegasyon ng tricycle driver na ang content creator ang unang nagalok na 1,000 pisong pamasahe. Ayon sa content creator, makikita sa video na pinresyohan siya ng 250 pesos ng chopper bago pa man siya isakay nito. Pagdating sa lugar na kanyang pagbababaan, sinisingil na siya ng 1,000 piso at 1,500 piso. Nagtawaran sila hanggang magkasundo muli sa unang ani alok na 250 piso. It's not about the money, it's about the principle. He stole me, he scammed me. I don't have any problem to pay the amount of price, but he tried to scam me. I'm not angry to him because he only tried to survive, maybe. I understand him also, but when you are honest, you will earn more money and you will earn more, you will be more successful in life when you are honest to the people. Ang tinig ng content creator na si Sai Jin. Super Radio!
Dumepensa naman ang pamahalaan sa paglalagay ng mga payaw dyan sa bahagi ng Recto Bank. Ito ay matapos lumabas po ang aligasyon ng isang pahayagan sa China na nakasisira umano sa coral reef. Kayo sumira sa coral reef namin eh. At sa fishing industry daw sa West Philippine Sea, ang paglalagay po ng mga payaw. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na hindi nakasisira sa mga coral reef ang mga payaw dahil nakalutang yan. Stationary siya. So hindi siya nakakasira ng mga coral. Naka-float lang naman siya. At nilalagay siya doon sa, ano, doon sa kung saan makaka-float yung, ano, yung payaw. So usually, hindi ito sa mga coral reef. Tinig po ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Inalmahan din ng National Security Council ang aligasyong sinisira ng Pilipinas ang yamang dagat sa West Philippine Sea. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay, you know, crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganun. China lang po ang gumawa po nun. Tinig po ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Idinagdag pa ni Senator Francis Tolentino na kung merong naninira sa yamang dagat sa West Philippine Sea, paring Melo, yan ay walang iba kundi ang China. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila nakasira sa kalikasan. Tinigboyan ni Senator Francis Tolentino, Chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ang oras po natin ay alas 7.38 na po ng umaga. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na ang pagpapakita ng iisang hangarin ng apat na bansa na lumahok sa Multilateral Maritime Cooperative Activity ay magkakaroon ng epekto sa mga mapangahas na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng Pangulo na hindi lamang ito dahil sa ginawang pagsasanay kundi dahil na rin sa patuloy na pakikipag-usap ng bansa sa China. Anya, lahat ng maaring gawin para makausap ang liderato ng China ay ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea. Lahat ng maaaring natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitim pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water kanon, hindi na mabalik sa ganun. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, sa gitna nito ay ipinagtanggol ng Department of National Defense ang Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia at layunin lamang nito na itaguyod ang Freedom of Navigation at Overflight sa West Philippine Sea. What we wanted to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. We want to send a clear message about the unity and resolve of our nations. Ang tinig ni Director Arsenio Andulong, Hepe ng Public Affairs Office ng Department of National Defense. Samantala, rule-based global order, ipaglalaban ng Pilipinas ayon sa Department of National Defense o DND. Mark Makalalad, Mark! Sumitid ang Pilipinas sa pagtataguyod ng ligtas, payapa at estabilidad na Indo-Pacific region. Ito ang inayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng sinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Isang pahayag sinabi ng kalihim na bilang isang archipelagic country, itataguyod at ipaglalaban ng Pilipinas ang rule-based order, global order, particular sa karagatan kung saan ang pangingibabaw ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay pinatunayan ng 2016 Arbitral Award. Sinabi ni Teodoro na binabago ng bansa ang kanyang defense paradigm at pinalalakas ang kakayahang militar sa pamamagitan ng alyansa nito sa mga kaibigang bansa. Sa pamamagitan anya nito ay mas mapapangalagaan ng bansa ang kanyang teritoryo at karapatan sa ilalim ng international law at maging epektibong partner ng ibang mga bansa sa pagtitiyak ng freedom of navigation, overflight at security pagdating sa international waters. Ang inyong kapuso, Mark Pakalalad ng GMA, Super Radyo, TCW, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide!
Oras, mga kapuso, alas 7:41, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Kinukumpirma ko na arestado na ang leader ng Golden Scorpion. Walang lugar ang isang katulad mo sa bansang ito, Edgardo Magallanes. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Narinig niyo na ba? TikTok clock! Hindi tanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga inilatag na kondisyon sa pamahalaan ni Pastor Apollo Quiboloy kapalit ng kanyang pagsuko. Ayon kay Marcos, si Quiboloy ang akusado at may kinakaharap na kaso at mandamiento de aresto. Para sa Pangulo, matatawag po itong tail wagging the dog. It seems to me a little bit tail wagging the dog. Tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na hindi dapat ikabahala ni Quiboloy ang Estados Unidos kaugnay sa mga kasong kinakaharap nito dito po sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pakamba ni Quiboloy na panghimasukan daw ng Amerika ang pagpapa-aresto sa kanya sa bansa dahil sa mga aligasyong laban sa kanya sa Estados Unidos. Binigyan din pa ng Pangulo na magiging patas ang batas kay Quiboloy at handa ang gobyerno na magpakita ng malasakit sa kanya. To Pastor Quiboloy, we've known him for a very long time. And ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, well, malayo pa yan. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Ulihin nyo na lang. Pwede na nga daw. Kasi suspect pare. Pwede suspect na nga daw na eh. Hulihin ang kahit sino, sabi ng PNP. Oo, yung citizen's arrest ang tawagin. Hulihin nyo na lang. Oh. Alam kong magiging ano yan, mahirap. Dahil may mga kapit din po sa pamahalaan niyan. Tingin ko naman, alam na nila kung nasaan yan. Ayaw naman. Ulihin nyo na lang. Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos sa hiwalay na pahayag. Una nang siniguro ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kaligtasan po ni Quiboloy. Ngunit giniit po ng kalihim na hindi maaaring magtakda ng kondisyon si Quiboloy sa kanyang pagsuko. Binigyan din ni Remulla na hindi kasi simple yung mga kasong kinakaharap ni Quiboloy, lalo't may kinalaman po ito sa child at sexual abuse. Hamon po ni Remulla kay Quiboloy, harapin na lamang ang mga kaso. Patunayan niya sa korte kung siya inosente talaga. Kahit pa ng kalihim, walang exempted sa batas. Hulihin niyo na lang. Kaya't mas mabuting sumuko na lamang daw si Quiboloy. Salig po si tinatakda ng batas at hindi sa kondisyong gusto po nito. Super Radyo!
Pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Office ng Pambansang Pulisya ang pagsuspindi sa lisensya sa mga baril ni Pastor Apollo Quiboloy. Batay sa datos ng PNP, nagmamay-ari si Quiboloy ng 19 na baril. Sinabi pa ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na dahil itinuturing ng pugante si Quiboloy, maaari siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Kung isang civilian po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong gamitin para siya po ay arestuhin. Tapos ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas, ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng Pambansang Pulisya, sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Quiboloy sa mga naturang usapin sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Samantala, muli namang hinamon ni Senator Risa Ontivero si Quiboloy na lumantad na at humarap sa pagdinig ng Senado. Pastor Quiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang tinig po ni Senator Risa Ontivero. Samantala, pangamba ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Siya pa to. Oo, kailan pa maibabalik dito yan? Isa pa to. May mga kondisyon din ito. Ibalik nyo na dito yan. May mga kondisyon din ito. Ganon. Inontra ni Pangulong Bongbong Marcos, Manny Vargas, Manny! Super Radyo! Walang nakikitang batayan ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagmamatigas si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. laban sa pagmamatigas nga itong bumalik ng Pilipinas para harapin ang mga kaso sa hukuman. Ayon sa Pangulo, taliwas sa mga sinasabi ni Teves, wala namang nagbabanta sa buhay ng dating kongresista. Una nang ipinahayag ni Teves ang takot para sa kanyang buhay, subalit ayon sa Pangulo ay wala silang report ukol sa mga sinabing banta. Bago ito, inalok na rin ng Department of Justice si Teves na bibigyan ng mahigpit na seguridad kung susuko siya para harapin ang mga kaso. Si Teves na una nang nakansila ang pasaporte at inilabasan ng red notice ng Interpol ay nananatili sa Timor-Leste matapos siyang arestuhin ng mga otoridad doon. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Kapag makapangyarihan, pareng Melo, ang dahi-dahing kondisyon. Pagka taga-iskinita lang ang daw, dali, kulong ka agad, pare. Paparada pa, may suot pa na kulay orange na t-shirt. Kadilaw yata ngayon, ano? Orange pa rin orange yata, pa pare. Rin. Orange pa rin. Anak ng kamoting buhay ito. Nagpatupad po ng pagbabago ang COMELEC sa pagsasapubliko ng precinct finder system na ini-access online para madaling mahanap po ang mga botante o na mga botante ang kanilang presinto. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, mabubuksan lamang ang precinct finder 2 hanggang 3 linggo bago ang election 2025 para maiwasan ang hacking. Hindi natin pwedeng ilabas siya na napakaaga. Tandaan po natin, kung sakaling ang magiging number of voters natin ay 78 million, ay 78 million data po yun ng mga kababayan natin pag po yan ay na-hack. You know. Tinig po ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, noong nakaraang eleksyon, nakapagtala ang COMELEC ng 35 milyong tangkang pangahak sa precinct finder system. At noong December 2023 lamang, 3 milyong beses tinangkang i-hack ang website ng COMELEC. Samantala, inaabangan na ng COMELEC ang pagde-deliver sa bansa ng mga vote counting machine mula sa South Korea na gagamitin sa election 2025. Nabatid na ipakikita sa COMELEC, sa media at sa election watchdogs ang mismong produksyon ng unang batch ng mga vote counting machine sa 18 Abril. Sa Hunyo naman darating, ikalawang batch ng VCM. Sa kabuuan ay aabot sa 110,000 vote counting machines ang gagamitin sa midterm elections. Sa karanasan kasi po natin, pagka binibentahan tayo, yung mismong demo, abay napakaganda. Eh nung diniliver na may kulang-kulang o hindi sapat yung naipakita sa atin. Gusto natin kung ano yung dinemo sa atin pinakita, eh mas improve pa at mas maganda kapag diniliver na sa atin. Tama yan. Yun ang budol na tinatawag pag nagkaganon. Ang tinig po ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
papaalisin sa Sitio Kapihan, dyan po sa Surigao del Norte, ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito ay matapos tuluyang kanselahin ng Department of Environment and Natural Resources, DNR, ang Protected Area Community-Based Resources Management Agreement o PAC-BARMA para ho sa SBSI. Ayon po sa DNR, maraming paglabag ang SBSI sa paggamit po ng lupa dyan po sa Sitio Kapihan. Tiniyak naman ni Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na dahan-dahan at magiging makatao ang gagawing proseso sa pagpapaalis sa mga residente. Yung iba, paring Melo, binenta na yung kanilang mga bahay, di ba? Dito na nanirahan. Eh, paano ito mga taong ito? Hinahanapan na ng DNR ng lugar yung mga walang malilipatan sa labas po ng protected area na papatayuan ng bahay ng lokal na pamahalaan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha po ang panig po ng SBSI. Matatandaan ang SBSI ang grupong inireklamo dahil sa umano'y sapilitang pagpapakasal at pag-abuso sa mga batang miyembro po nito. Ang oras po natin, alas 7.52 na po ng umaga, sa bisa ng break open order ng korte, binuksan na ang mga vault sa Sinalakay na Pogo Hub sa Bamban at Tarlac na Zone 1 Technology Incorporated. Hindi bababa sa 5 milyong pisong cash ang nakita sa isang vault sa administration building ng kumpanya. May nakuha ring mga dolyar at iba pang currencies, ganun din ang ilang Chinese passport at TIN ID na tila pang dayuhan ang pangalan at litrato. Matatanda ang Sinalakay ang compound ng Zone 1 Technology dahil sa sumbong ng illegal detention at pananakit sa mga empleyado. Na-discover ring nagpapatakbo ng iba't ibang scam ang kumpanya. Super Radio! Samantala, isang Pilipina ang kabilang po sa 5 nasawi sa sunog sa residential building dito po sa Sharjah Tower sa Dubai, United Arab Emirates. Kasama rin po ang mister po niya sa 40 tao na nasugatan sa insidenteng yan. Ayon po sa Konsulado po ng Pilipinas, sinusubaybayan ang kalagayan ng asawa ng pinay na nasa intensive care unit. May kabuang 10 Pilipino ang napagalaman na kabilang po sa mga nasugatan na tinutulungan ngayon ng ating konsulada. Super Radio! Sumiklab ang sunog sa bahagi ng compound ng Department of Public Works and Highways malapit sa MRT Kamuning Station sa lungsod ng Quezon kaninang madaling araw. Nagsimula ang sunog pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection Quezon City, partikular na nasunog ang 2 tindahan at 1 barracks na pagmamayari ng Social Security System. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog bago tuluyang naapula alas 2:04 ng madaling araw. Wala namang iniulat na nasaktan sa insidente at patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Arestado po ang isang lalaki matapos po siyang mag-selfie. Nakasuot po ito ng uniforme po ng police. Sa lungsod po ng Paranaque, bawal po yan. Kinilala po ang suspect sa alias na Jefferson, 38 taong gulang. Batay po sa impormasyon na namataan ang suspect sa na nagse-selfie naman sa isang pampaserong bus habang nakasuot po ng PNP athletic uniform. Pagdating po sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, hiningan po ng identification card ng mga totoong police ang suspect pero wala po siyang maipakita. Sasampahan po na reklamang usurpation of authority at illegal use of PNP uniform ang inarestong suspect. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Tinanggihan na, parang Melo, ng MMDA. Yung alok ni... At tumanggi na ba? Tumanggi na. Tumanggi ang, na. Ang MMDA. Hindi naman kailangan. Oo, kasi bakit nga naman daw magbibigay na 100,000 sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Tama yun. Multa lang. Okay multa, na. Bayaran na po yung multa. So, at, ano to? 5,000 bawat isang driver. Dalawang driver. O, te... Si ano yan? Itong pinag-usapan natin kay Chavit Singson si po ito kahapon. Meron pa siyang posisyon ngayon. Si dating Gobernador Luis Chavit Singson, mga kapuso. Full-time businessman yan ngayon. Oo, hindi naman daw sinasadya na maipit daw sa busway dahil nag-overtake, napasok daw sila dun. Sa tingin ko naman, ako naniniwala. Medyo reasonable yung kanyang
paliwanag. Kasi may gatla, no? May gatla yung gat, yung busway. Oo. So napasok sila, hindi na sila makalabas. May puwang. Oo. Tsaka hindi naman yata si former Governor Chavez Singson yung tipo na backseat driver. Na sasabihin, dito ka, doon ka pumunta. Siyempre, may driver siya. Bahala yung driver sa kanya. Baka naman nakatulog din si Governor. Oo, siyempre, may mga ginagawa din sa loob ng sasakyan yan. Kaya natutulog. Ang pinagdadasal ko lang ngayon, paring Melo, wag sanang mawala sa posisyon si Gabriel Go. Hindi naman siguro. At saka si Governor ay nagbigay na ng pahayag. Public apology yan eh. Public apology na siya. Dapat lang naman. Kasi yung ginawa nung driver niya, hindi niya kinukonsente. Yun oh. Oo, hindi niya kinukonsente. Dapat wag tularan. Oo, yun ay ano ha. Hindi pa natin alam kung sinasadya nung driver. Kasi sinasabi nga nag-overtake lang, nasuot dun sa butas ng EDSA busway. Opo. Depende yun. Pwedeng gawing katwiran yun. Depende po kung tatanggapin natin yung paliwanag na yun. Nasa sa atin na yun. Pero si Governor Chavez pala ay hindi niya kinukonsente. Dapat lang. At panggalitan niya. Pero hindi ko kailangan magbigay ng... Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Pala, no? Tutupad at tutupad po sa tungkulin ang mga taga-MMP. Tama po yun. So marami na ang nadadali dyan, ha? Na mga nasa prominente. Nasa puder. Opo, mga kapuso. Opo. Yung mga kilalang mga tao na nasa puder, kala nila siguro, makakaalpas po sila. Sila po ay hindi palalagpasin ng MMD. Masyado lang humingi ng pasensya si Governor, Governor si Gabriel Go. Siya ba yung pasensya po? Pasensya po. Pasensya dapat po, sir. Opo, hindi na kailangan. Hindi na kailangan humingi ng pasensya dahil kinagampanan nyo lang na naman tama. Po yung inyong tungkulin. Oh, ngayon, sinasabing yung gatla na yun, baka marami nga ang nabibikiman, biglang nakakapasok doon lang. Lalo yung mga hindi naman kabisado, yung mga bagong salta dito sa Metro Manila, yung mga katulad ng ambulansya. Di ambulansya yung taga-probinsya. Baka dapat hindi nalagyan ng gatla. O, strategic na lang yung gatla para hindi gamiting palusot. O kaya lagyan ng tao. Yun, o. No. O, ng MMDA doon. O, teka, hindi pwede dito. Diyan po kayo. Diyan kayo. Di po, diyan po. Yun. Naka-APC si Gob, ha? Pinawa naman. Mahal yun, na. Anong tawag doon? Armored Personnel Carrier. O, ang tatak Incas. Yan pala yung para sa police and military. Oo. Pero pwede rin ipasadya. Pwede rin sa mga celebrities. Ipasadya. Pinapasadya pala yan. Mahal pala yan. Mahal. Yung low-end niya na $350,000. Ay, yun. Magkano yung pare? Hindi ko alam. Pagdating dito nun. Piso lang ako eh. Pagdating dito nun. Time is 200 pa yun. Baka high-end patong nakuha niya. Malamang. Malamang diba? Si Gob pa. Kita mo naman yan. Yan lang yata merong submarine eh. Oo. So, pinakita ni Governor yung kanyang humility. Naman. Okay. Thank you, Gob. Thank you, Gob. Balikan natin ang ating headlines, mga kapuso. Malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, ipinatupad ng mga kumpanya po ng langis. Mekanismo para sa pamahagi ng fuel subsidy sa ilang sektor, gumana na matapos umampas sa 80 dolyar kada bariles ang presyo ng langis. Ilang tsuper ng pampublikong transportasyon humihirit ng dagdag pasahe imbes na fuel subsidy. Meralco, magpapatupad po ng bawas singil sa kuryente ngayong Abril. Pangulong Bongbong Marcos, walang nakikitang dahilan para magdeklara ng state of calamity sa buong bansa dahil sa epekto ng El Nino. Pagbabalik sa dating school calendar, sa gitna ng matinding init po ng panahon, hindi dapat madaliin. Ang Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pamahalaan, dumipensa sa paglalagay ng mga payaw sa Recto Bank at Ignit na hindi ito nakasisira sa kalikasan taliwas sa alegasyon ng China. Makulong Bongbong Marcos, umaasa na mababawasan na po ang mga mapangahas na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Inilatag na kondisyon ni Pastor Apollo Quiboloy para sa kanyang pagsuko, inalbahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Good morning sa mag-asawang Roy at Ruby Capada, Mr. and Mrs. Efraim Maximo, at magandang umaga kina Richard Garros, Cecil Caponita na Joey Hauhoko ng Westminster, California, USA. Hello there! Wala na. Tayo. Mga kaibigan lang natin sa PBA office, no? Sa Philippine Basketball Association office. Yung mga sila paring Rowan, tsaka si Commissioner Willie Marcial. Ayan. Pupi. At sumayin niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortisiya na! Disiplina pa!
Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mula sa pinakapinagkakatiwalaan network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras, mga kapuso, isang minuto makalipas po ang alas 8 po ng umaga. Standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ganda ng hair! Maglong hairstyle tayo for the show? Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sun Silk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together, best! How amazing! Sun Silk! Maggie! My chicken cube na! New Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na! Magic Chicken Cube! Ang tinola, may isa sarap pa! Magic mo lang! Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang! Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number 1 tayo! Super Radio DZWB ang number 1 AM station! At Barangay LS ang number 1 FM station! Maraming salamat mga kapuso! No TV inside, no problem! Kapuso Stream is the new TV! Pwede nang i-stream ng live ang favorite kapuso shows nyo sa YouTube! Pause and play all you want with Kapuso Stream! Traffic Summit si Pangulong Bongbong Marcos. Mm-hmm. Para mapag-usapan, kasi meron na tayong mga long-term solution sa problema meron natin sa traffic. Yung mga big-ticket projects natin sa transportasyon, yung mga railway system, mm-hmm, yung subway, mga kapuso. Tapos yung mga MRT, MRT 5, malapit na rin po matapos yan. Pero may short-term. May short-term. Yung short-term solution, yun ang gustong resolbahin ni Presidente. At alam ni Presidente na malaki ang nawawala sa ating ekonomiya. Ang pagtaya nga, di ba? 5 billion a day. No? 5 billion a day. A day. Mga kapuso, nababawasan po yung productivity ng mga Pinoy. Hiniling po niya sa mga departamento ng gobyerno po natin na magbigay po ng rekomendasyon para maibsan ang problema po ng Pilipinas sa traffic. Hinihiling nga ni Presidente at the minimum wing, pinakamaliit na pwedeng maiambag ng mga Pilipino.
Disiplina. 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 Walang bayad, libreng libre, kusang palo, puso lang ang kailangan. Opo, kusang palo lang mga kapuso. Kung matutuloy, malasakit lang yan, ba? Yan, oh, pagpapairal lang pa ng disiplina sa sarili, no? Alam mo, kung matutuloy ang summit, ako tingin ko ang rekomendasyon ko diyan, isa sa mga dapat imbitahin ni presidente para makapagbigay ho ng suwestiyon si dating gobernador Chavit Singh Sonweng. Baka siya makapagbigay ng rekomendasyon na ganito po, paano hindi ma-traffic, mga kapuso. Mag-overtake kay isang paso eh. Pero tiyakin nyo na walang MMDA. Pero ano, Wenga, ito lang, Jo. Humingi na ng paumanin si Governor. At tayo po umahanga sa kanyang humility, pero hindi po natin pinagpapasalamat na humingi siya ng ito tawag. Lang. Ano, ito kasi lang. Dapat lang humingi siya ng tawag. Ako naman ay sama akong sampu doon sa sinabi mo na pasalamat tayo, naging very courteous pa siya kahapon. Yan, yan. Ang tanong lang, ganun din ba ang magiging sitwasyon kung walang media doon kahapon? Kaya nga, yun ang tanong natin. Kung walang media, ganun din kaya siya kabait sa mga taga-MMDA kahapon? Or, ganun din kaya, kasi actually, nagulat ako doon sa wagas yung paghingi ng pasensya ni Ginoong Gabriel Go. Oh, ito diba? Lang, Jo. Mm. Yung nangyari po sa EDSA busway kahapon, Cubao northbound, nang di umani pumasok, hindi naman daw sa bumaybay sa kahabaan. Gumanon lang siya para mag-overtake lang. Pero hindi po dahil ang gara na sasakyan niya at bulletproof, may karapatan na kayong mag-overtake doon. Bawal pa rin yon. Pero, buti na lang nagbayad siya, nagmulta siya. Kinikilala niya yung authority ng MMDA. Pero Jolie, yung nangyari kahapon, nagpakita na naman yun kung gaano kalayo yung agwat ng mayayaman at ordinaryong motorista. Sa totoo lang, Weng. Sa lansangan po natin. Sa totoo lang, Weng. Nakita niyo kung paano siya galangin, saludohan at punuin ng opo at pasensya ng mga taga-MMDA? Oo, naka-isang milyong opo yata. Oy, naubos nga yung nasa garapon eh. Oh. Pero kung ordinaryong motorista yon, makakatikim ba siya ng opo at pasensya na po mula sa mga taga-MMDA? Hindi, magagalang naman siguro yung mga MMDA enforcers. Hopefully. Lalo na kung manguhuli. Pero ibang klase yung nangyari kahapon. Extra ordinary yung paghingi ng pasensya. At ito'y ito'y pagpapakita, ito'y sumasalamin sa tunay na lagay ng lipunan, Weng. Alam mo kung bakit? Lumalabas dahil nga doon sa pinaigting na kampanya ng MMDA, ang lumalabag sa batas ay ang mga taong makapangyarihan. Yes. At saka isa pa. Dahil alam nila, pwede silang makawala dito. Diba? At saka kung ikaw naman, taga-MMDA ka, ang kaharap mo isang Chavit Singh Sonweng. Hindi natin sinasabing gagawin ito ni Governor. Pero yung ganong klase ng ma-influensyang individual, matatakot ka. Matatakot ka. Sasabihin mo, konting maling kilos ko, tanggal ako sa trabaho pag gugustuhin nito. Weng, nasa si Bong Nebrija ngayon. Nasaan si Bong Nebrija? Diba? Namimiss ko na si Colonel Bong. Sa totoo lang. Isa pa, walang plaka yung sasakyan, Joel. Sabi niya, bagong gawa, kalalabas lang. Di ba sabi nga ni Romel Seba, paglabas niyan, may conduction sticker yan pag walang plaka. May conduction sticker ba? Wala. So yun ba yung punto yun? Natikitan ba siya doon? Yun ang gusto natin malaman. Siguro mas mahaba pa natin mapapag-usapan po itong isyong ito. Ngayong araw na ito, dahil marami na tayo, Weng, na mukhang isa sa mga blockbuster issue natin. Yung issue na yan. Itong issue na ito dyan po sa EDSA busway. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Si Rowena Salvacion po yan. Sa po si Joel Ray Zubel. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga. Magkakauntaan tayo sa Himpapuit. Palatuntunan. Kahapon, laman ang mga balita, Weng, ang naging posisyon ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated na sinasabi ho nila na yung problema ho natin sa China ngayon dahil po sa pinagagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay malaki magiging epekto sa ating ekonomiya. Yes. Dahil tayo po'y iiwasan daw ng mga maumuna. Totoo naman yun. No? Dahil nga meron tayong sigalot sa China. Nasa linya natin si Dr. Cecilio Pedro, ang pangulo po ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Ginoong Pedro, magandang umaga po. Si Joel, si Weng po ito. Kamusta po kayo? Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po kayo lahat. Magandang umaga po. Yes, salamat po sa pagtanggap po. Sa aming imbitasyon. Pakipaliwanag nga po ang naging posisyon po ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na kapag nagpatuloy yung ating problema, sigalot sa China ay malaki magiging epekto sa ating ekonomiya. Ang mga negosyante dito sa Pilipinas, tuloy pa rin ang negosyo. Okay. Kami po ay naniniwala na itong
Pilipinas ay marami pang opportunities para umunlad, ano, para magkaroon ng investment. Ang challenge ngayon sa mga investors na galing China na gusto nila makita yung stability, ano, yung future, kailangan maliwanag din para sa kanila para bago sila pumasok. Kami taga rito, walang problema. Nakita namin eh. Demokrasya ito eh. Siyempre, may kanyang-kanyang opinion, may kanyang-kanyang hirit. Pero para sa atin, overall, we are still in good terms with China. We have been friends with China for the last 430 years, di ba? Yung Chinatown just celebrated 430 years. We're the oldest and one of the first, if not the first, to establish a Chinatown in the world. So, itong relationship natin dates back to hundreds of years. So, hindi lang kahapon, ano? So, naniniwala pa rin yan. May temporary setback, hindi nawawala yan. Parang husband and wife, ganun din. May setback time, kaaway. Okay lang yan. Pero kailangan pag-usapan, kailangan maliwanag na meron tayong representative na nag-uusap dito sa China tungkol sa problema nito sa West Philippine Sea. Yung mga pwede natin pag-usapan natin. Mm. Yung mga hindi pwedeng pag-usapan, walang compromise, itabi natin. Di ba? Meron tayong ting mga sovereignty na hindi natin i-compromise eh. So we ask them to respect us. And then we will also respect them. Para huwag na tayong mag-away kasi kung ayaw nyo, ayaw din namin. Eh ano mangyayari? Magsusuntukan tayo. Hindi lang pwede tayo magsuntukan dito sa bayan. Ano? Ang pwede lang dito, mag-usap tayo. Ano bang pwede? Anong hindi pwede? Hindi pwede, itabi natin. Yung pwede, marami naman paraan eh. Nabanggit Dr. Pedro doon sa balita na parang pinapanukala ninyo na ituloy po yung tinatawag nating status quo. Tama ho ba yun? Tama po yun. Yung status quo na pwede pa natin ma-improve. Maghanap tayo ng improvement. Pwede natin mag-compromise. Maghanap tayo ng compromise. Ano ba yung pwede? Ano ba yung dapat magkaroon ng understanding? Husband and wife, ganun din eh. Kailangan understanding eh, di ba? So, yung key here, kailangan may communication. Nag-uusap yung dalawa. Okay. Ngayon daw eh, medyo nahinto yung pag-uusap. Okay. Ibalik sa negotiating table o to dialogue table yung discussion dito sa West Philippine Sea, ganun po ba yon? Tama po yun, dialogue. At saka, sana mahinto natin yung pagbibitaw ng mga masasakit na salita. Sakit na salita. Yan, iwasan natin. Ano? Pag binitaw natin, siyempre makakarating. Anong babalik nila? Magalit din sila. Magbibitaw din sila ng mga nakakasaktan na salita. Wala mangyayari sa atin. Ginoong Pedro, sa ngayon po ba meron ng, sabi niyo nga kanina, parang mag-asawa lang to, merong hindi pagkakaunawaan. Parang 7-year itch. Yeah. Yeah. Pero meron na po bang umiiral na jitters o yung kaba? Pag-aalinlangan, pangamba sa sektor ng negosyo dahil dito sa umiiral na iringa sa pagitan po ng China at Pilipinas? Dito sa local, wala kami problema. No? Kami, ano, kahit anong sabihin ng China, kung anong sabihin ng mga spokesman natin, kami tuloy pa rin eh. Kasi naniwal, ako ay pinanganak dito sa Pilipinas. Kahit pa paano, dito rin siguro ako mamamatay sa Pilipinas. So gusto kong bayan. Ang challenge here is, kasi tayo ay democracy. Opo. Everybody entitled to say something he wants to say. Opo. So hindi naiintindihan ng China eh. Opo. So, basa na natin yung mga sobrang democratic. Pero sa tingin niyo, sir, yung ibang mga negosyante na nasa labas ng Pilipinas na nanonood po sa sitwasyon natin ngayon, medyo kabado na magpasok ng puhunan na dahil sa nangyayaring ito? Investment eh. Nakihiram sila ng pera sa China. So may guarantee sila. So China is a major stockholder of many big companies, including construction company. Yung mga nagpapatayo ng mga malaking infrastructure o infra project puro may government influence and government control. So hindi na wala yun. Kung galit ang komunidad sa atin,
temporary on hold muna sila. Titingnan nila kung ano mangyayari sa atin, ano? Mm-mm. Bago invest ulit. So, yun ang challenge natin. Okay, pero wala pa naman po nangyayaring capital flight. Yung may negosyo dito, maghuhugot ng puhunan dito kasi ang pangamba nila baka mag-worsen o lumala yung sitwasyon. Wala pa pong nangyayaring ganon. Pag-investment, hindi basta makakaras eh. Opo. Invest ka na, nanded, naka-establish na yan eh. Paano mo tatanggalin, di ba? GCP, yung na distribution, power distribution, nandiyan na yung power. Yes, opo. Okay. Opo. Pero Dr. Pedro, maraming nagsasabi, pagka pumasok na naman tayo sa status quo, eh tayo lang susunod dyan. Yes, paano sinasabi, magpapasunod ang China? Ang China eh, hindi naman daw sumusunod sa status quo eh. Kung tayo po, actually yun ang gusto nilang mangyari, magta-status quo po tayo, pero sina, hindi naman sumusunod dito. Pakiulit yung question. Pagka daw pumasok tayo sa status quo, eh tayo lang ang susunod sa status quo. Ang China hindi. Kasi yan ang napatunayan itong mga nakalipas na panahon. Pumasok tayo sa status quo ng panahon ni Pangulong Duterte, pero nakita natin kung paano ho nagdagdag ng mga infrastruktura ang China doon sa mga pinagtatalunan nating teritoryo. Baka lalo lang lumala yung kanilang pag-angkin daw sa lugar. Ano po ang posisyon ng ng grupo ninyo dito po sa katwirang ito? Yung whatever it is, kailangan pag-usapan. Hanggang walang pinag-usapan, walang communication, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kailangan mag-usap muna, di ba? Kung nag-uusap na tayo, tapos may mga, as I said, yung mga hindi pwede tayo tayo rin may mga issues na hindi tayo magko-compromise eh. Yung sovereignty natin, hindi na tayo magko-compromise, di ba? Atin yun eh. So, para sa akin, yung hindi we cannot compromise, itabi na natin. Let's respect each other. Respect is very important eh. They want respect, we also want respect eh. O, kung kailangan nyo yung respeto namin, kailangan yung respeto mo rin yung position namin. Eh kung hindi tayo mag-agree doon sa area na yan, sabi natin, di ba, huwag na tayong mag-usap dyan sa area na yan. Ito. Ano ba naman pwedeng makompromise, pwedeng mag-usap, pwedeng magtulungan? Yun ang hanapin natin. Ito, explore lang natin, Dr. Pedro, siguro explore natin. Kasi marami na nagsasabi, pinakamainam na gawin natin dyan, pauwi natin yung ating embahada. Embahador, I'm sorry, no? Tapos yung ambassador nila rito, pauwiin din natin sa China. Parang ganun, cut diplomatic ties. Pero hindi daw magiging epektibo yan kung hindi holistic yung magiging approach. Lalo na yung pagtanggal ng economic ties sa China. Ewan ko, siguro real talk lang, Dr. Pedro, bilang negosyante, tingin niyo mabubuhay tayo nang hindi tayo nakikipag-trade o hindi tayo nakikipag-negosyo sa China? 30% of our export goes to China. 30%. So, magkano po yun sa real numbers, yung halaga? Sa halaga ng salapi. I have no idea right now kung how much is our total export. Pero 30% sinasabi ninyo. Mm-mm. 30% according to government statistics. That's at least nakikita ko in the multi-billion dollars. You're talking of maybe 20 to 30 billion dollars a year. If our total export is 120, let's say 30%, that's $36 billion of our exports to China. So itong napakalaki eh, pag tinanggal nito. Meron bang ibang kukuha ng produkto natin? Kung walang ibang market? Ba ibang market, Dr. Pedro? Ang problema, ang malaking export natin is, ang tawag yan, yung agricultural products. Pagkain, okay. Banana, pineapple, at saka yung mga mining. Mining. Kasi yan ang in-export natin sa China eh. Mahirap basta-basta palitan, mahirap eh. It takes time to develop the market and to develop the relationship. Lalo na kung wala na tayong embahada, ay patay na tayo. Tapos na, wala na tayo. Wala na tayo mag-uusap. 30% ng ating export goes to China. Pero magkano ang ating import from China? Would you know, Dr. Pedro? Officially, we're close to $40 billion our import from China.
Malaki din po pala yung trade gap natin, ano? Oo. Unofficially, I think it's more. Yes, oo. So, laki ng trade gap. Mas malaki yung pangangailangan natin, kinukuha natin sa China, kesa yung kinukuha nila sa atin. Halos lahat ng gamit ngayon galing sa China. Yung natin, yung TV natin, appliance natin, yung damit, pati yung damit natin, yung mga sapatos galing sa China. Ngayon, pag-uusapan ngayon, yung EV, electric vehicle, 7 out of 10 from China lahat, yung mga so, EVs, yung mga EVs, papasok na sila sa China. So, hindi feasible na suddenly bigla o kaya naman unti kahit unti-unti natin na itigil natin yung importasyon ng Chinese products para sa pangangailangan ng mga Pinoy. Hindi feasible 'yon. Hindi feasible eh. Hindi pwede tayo mag ang problema natin pag hininto natin baka tayo ay hihintuin nila na magbumili sa atin. Double ano 'yan. Double whammy. Oh. Okay. Hinto rin sila. Ay, paano mangyayari sa atin? Mm-hmm. Eh, maliit lang tayo compared to China. Yung balita ko, we only account for 3% of their total imports from the world, from China. Mm-hmm. From China. Okay. Tayo malaki para sa kanila, maliit lang yan, ano? Mm-hmm. Eh, ang laki-laki ang import galing sa USA. Takot din sila. They cannot ban totally. They just impose additional taxes. Mm-hmm. So ngayon, because the China can also impose taxes on the imports from the United States, which is agricultural product. Yes, sir. Dilo din sila. Baka naman pwede tayong kumuha sa ibang bansa, Dr. Pedro, ng mga bagay na kinukuha natin sa China. Hindi maganda yung pag-usapan kung ano ang ihihinto natin. Ang pag-usapan natin kung anong pwedeng cooperation. We are in a very global community. Ang global community is about trade, about jobs, about opportunities to trade so we can move forward. Okay. Kasi ngayon, nag-hold yung economic ties ng dalawang bansa sa kabila ng iringan sa sovereignty. Yun na lang ang kumbaga merong sinulit na yun na lang kumakapit. Sa ating dalawa. Sa tingin nyo, Ginoong Pedro, mag-hold yun? Hindi, palagay ko hindi mag-hold yung existing. Kasi tuloy-tuloy. Pero yung bagong papasok, especially yung mga infra, yung mga malaking item that entails multi-billion dollars investment. Mm-hmm. Yun ang medyo mapipigilan, no? Mm-hmm. Dahil doon sa nangyayari ngayon. Pinatay ka muna. Mag-usap muna tayo rito bago tayo mag-invest. Eh. Siyempre, malaking bagay yun, yung mga investment na multi-billion, like your processing of nickel. Gusto natin magkaroon ng processing, manufacturing processing plant. Ang processing plant entails about $5 to $10 billion depending on the size of, kailangan natin, pag na-process natin yung nickel, instead of piso, magiging 5 piso yun eh. Mm-hmm. So, malaking bagay yun eh. Immediately, our export to China will double or triple because of our processing in terms of the nickel prices. So, kailangan talaga mag-usap tayo. Kailangan magiging friendly relations. And malaking tulong din magagawa nila sa solar, di ba? China. Mm-hmm. Baka makatulong po ang grupo ninyo para maging gitna, di ba, Weng? Mm-hmm. Maging mediator sa pagitan ng Beijing tsaka ng Manila. Well, kami po ay tumutulong. Kami po ay from time to time we talk about this. We talk to also government officials regarding these issues and we express our feelings and express the feelings of the Chinese government to our government officials. Ang challenge here is that kailangan behind the scene, hindi ding openly, huwag tayo magbibitaw ng mga salita na nakakasakit. Yun ang iniwatan. Okay. Yun ang makakatulong sa relationship. At saka from time to time, we bring people to visit China. So, Chinese, they also visit us. Like next week, meron na mga bisita galing China. Ang daming aho nila rito. Last point ko na lang, Ginoong Pedro. Yung bang mga nabanggit ninyo, yan yung exactong sentimiento na mga counterpart po ninyo negosyante sa China. Tama po yun. Sa China, they are still open. They are still interested in the Philippines. Dahil we have a
malaking potential dito sa Pilipinas eh. Maraming kailangan eh. Sa power generation, ang daming kulang, di ba? Ang daming pwedeng mag-invest dito, ang dami. Okay. Ang maganda rito, ang Pilipino magaling, masipag, meron pa tayong English background na wala pang bayan. Ito yung mga advantages natin. Kaya maraming kumukuha ng mga Filipino workers overseas. We have more than 10 million overseas workers. So bakit pupunta sila sa ano? Dahil gusto ng ibang bayan yung trabahador natin. Magaling. Magaling tsaka masipag. Mm. Oo. Okay. Eh pagdating dito, ba't hindi natin gawin dito para hindi na umalis ang mga kababayan natin. Para okay. May trabaho. So, yan ang mas maganda. Dr. Pedro, salamat sa oras mo. Sir, thank you. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Ingat po kayo. Thank you. Si Dr. Cecilio Pedro, pakulo po ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Sino ba ayaw sa cooperation wing? Naman. Yun naman namang gusto nating gawin eh, di ba? Pag kayo naghanap sa negotiating table, dapat may full trust kayo sa isa't isa eh. Ay. Hindi yung paano ko bababanggain lahat ng argumentong ilalatag dito sa lamesa. Totoo lang, no? Diba? Eh, paano ko paiikutan yung magiging kasunduan? Na diba? Nakipag-usap at nakipag-cooperate pero hindi naman tayo bumabali. Totoo. Ay, nako. Anyway, mga kapuso, magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras po natin, las 8.26. Radyo na. TV pa. Cortesia na. Disiplina pa. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radyo DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Op, op, op! Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus! It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. They fought. They sacrificed. And they dedicated their hearts to our motherland. This day of valor, let's commemorate our heroes. He makes spy work look so cool. 007, ayos ka lang? Lipat lang ng bagot. Nothing stops 007. Saan ka ba nang galing? 007 reporting for duty. Skyfall, Tuesday 8 p.m. on G-Flix. Ano oras na? 11! Let's celebrate sa mas pinaaga at mas pinahabang 8 o'clock! Mondays to Fridays, 11 a.m. You're watching BBTV on GTV. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso!
1 peso per kilowatt hour reduction for the month of April. And for residential customers consuming 200 kilowatt hours a month, the adjustment is equivalent to a decrease of around 198 pesos. Sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. We still expect demand to increase. We still expect demand to go up until May. Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Mga pinagkukunan po ng tubig o water source ng Metropolitan Naga Water District sa lungsod po ng Naga, Camarines Sur, apektado na po ng mainit na panahon. 4 na bayan sa Aklan nagsuspindi muna ng face-to-face classes tuwing hapon dahil sa sobrang init ng panahon. Labis na init po ng panahon, dagdag pahirap sa mga magsasaka sa Mangaldan dyan sa Pangasinan. Mga issue sa West Philippine Sea, dapat maayos pag-usapan ng Pilipinas sa China at iwasan ang pagbibitiw ng masasakit na salita. Ayon niya sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Bahagi ng isang kalsada sa lungsod po ng Navota, sa halos 3 oras pinutulan ng kuryente matapos umakyat ng poste ang isang lalaki kaninang madaling araw. Yan mga kapuso ang mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DCWB. Alright, eto. Puntahan natin yung mga reports natin mga Super Radio reporters. Libreng sakay ngayong araw ng kagitingan sa LRT Line 2. Sinamantala po ng mga pasahero. Nandun si Mark Makalalad. Mark! Tinanggilik ng mga pasahero ang libreng sakay sa LRT 2 ngayong araw ng kagitingan sa Antipolo Station, particular na sunod-sunod ang dating ng mga pasahero mula alas 7 ng umaga na oras ng libreng sakay. Inaasang magpapatuloy ito hanggang alas 9 ng umaga. Laking tuwa naman ang mga pasahero sa libreng sakay dahil nakatipid sila. Nabatid na sa LRT 2 ang pamasahe gamit ang stored value card ay 13 pesos hanggang 33 pesos. Sa single journey ticket naman, nanatili sa 15 pesos ang minimum na pasahe at 35 pesos ang maximum na pasahe. Magbabalik mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang libreng sakay. Nabatid ang libreng sakay sa LRT 2 ngayong Philippine Veterans Week at sa araw ng kagitingan ay tugon ng LRTA sa hiling ng Department of National Defense para kilalanin ang sakripisyo at kagitingan ng mga veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, libreng makasasakay din sa LRT 2 sa kanilang buong operasyon ang mga veterano hanggang sa April 11. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Saksi sa WB! Samantala, ang DPWH-NCR nagsasagawa na po ng re-blocking sa Rojas Boulevard flyover sa lungsod po ng Pasay. Sinara na ba nila yung Kamuning? Kasi hindi pa isasara daw ang Kamuning. 25 yata yan mag-start. Alamin natin mga kapuso ito. Flyover naman po sa Pasay City. Mga flyover natin nasisira. Oh. Anak ng kamote. Kailan hindi, lang to? Matagal naman yan. Di matagal, matagal na ba to? Matagal na ba itong Pasay flyover? Di ba bago lang yan, Mau? Alay. Mau, pasok. Bagong repair ito. Bagong repair. Oo, na-repair na before yan ay. Ilang beses sinarato eh. Pero pakunti-kunti naman ang... Sa bagay, Mau, dito lang sa Pilipinas, yung flyover, binabaha eh. Naman, saan ka nakakita ng flyover na bago ka sumalunga sa taas, babahain ka muna sa paanan. Only in Metro Manila. Kasi galing sa taas yung tubig, bubulusok siya sa baba, nakalubong siya. Tapos marado yung drainage kasi sa ilalim. Joking ito, mabagal na ang daling ng traffic dahil isinara na nga at sinimula na ng DPWH sa pagkasagawa ng re-blocking sa kahabaan ng south at northbound bridge approach ng Rojas Boulevard flyover sa Pasay City. Habang ang mga pagkukumpuni ng kalsada sa pabang bahagi ng Rojas Boulevard ay nagsimula nitong April 5. Ito yung matatapos daw. 150 working o calendar days. Kasama sa repair works o pagkukumpuni sa bridge approach ang pagkongkreto, re-blocking, asphalt overlay at paglalagay ng thermoplastic pavement. Sa kabilang banda, ang repair works sa nasirang sementadong kalsada sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito yung sakop na lugar dito sa Pasay City. Pagkatapos ng Lourdes Street bago ang Gardens by the Bay Residences.
at sa kahabaan ng lungsod ng Maynila mula Remedio Street hanggang Sansa Residences. Abang ang repair naman pagkukumpuni ng parehong mga proyekto, magpapatuloy sa gabi ang mga sarado linya ay bubuksan naman at mananatiling madadaanan sa araw para sa smooth traffic flow. Ayon pa rin sa DPWH, isa-isang lane din ang repair para mabawasan ang pagsisikip ng trapiko. Pinapayuhan ng mga motorista na gamitin ang mga service road at iba pang lane bilang mga alternatibong ruta. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Saksi sa WB! Alright, tayo po'y pinalad. Baka kausap po natin ang MMDA Special Task Special Operations Group Head, si Ginoong Gabriel Go. At pagkatapos ni Gabriel Go, si dating Governor Chavit Singson ang makakausap natin. Sige, malaman natin ano ba ang paliwanag. Paano ba nahuli, mga kapuso? At, bakit ako po kasi nag-overtake doon? Ba't pumasok doon? Standby, mga kapuso. Magbibigay na lang tayo sa ilang mga paalala. Oras na, alas 8.36. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Yung mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WDTV. This Tuesday, April 9, Apua Lady Cardinals versus San Sebastian Lady Stags. In live, 2:30 p.m. on GTV. LBU Lady Pirates versus Embeda Lady Red Spikers. NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Panoorin ang lahat ng Kapuso Digital Channels gamit ang GMA Affordabox. $7.99 suggested retail price. Mabibili sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kayo man ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, siguradong may malapit na outlet sa inyo. Pwede rin bumili online sa GMA Store. GMA Affordabox. Malinaw na, naging mas affordable pa. Bili na! Wala si Tui. Paano wala? Naikot ko na yung buong bahay. Sabi ko na nga po, ba totoo kayo eh? Ako si 11-120-8522-925. Nahigop lang ako papunta rito. Nasira ang aking spaceship. Alien po ba kayo? My Guardian Alien. Last month, na-certify na ho ang DOE to LTFRB, DOTR, at a DA para i-trigger na ho yung subsidy program dahil umabot na ho ng 80 last month pa lang. Meron pong batas that if the price of the crude oil breaches $80 per barrel po, it will trigger the release of the fuel subsidy. Now we are waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Magkano po yung sa tingin yung dagdag na tama lang, makatiran na? Mga 5 pesos. Magkano dapat na idagdag sa flag down rate para patas-patas tayo sa krudo? Wait, mga 10 piso lang sila. 10, 20, ganun. Pag meron hong merito yung kanilang petition, we will consider their petition for a fair increase.
Kasali niya natin, head ng MMDA Special Operations Group Task Force, si Ginoong Gabriel Go. Ginoong Go, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po sa Super Radio DCWB GTV. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng, no? And of course, sa lahat po nakasubaybay sa programa natin ngayong umaga gito po. Sir Gab, ano bang ano sirkumstansya? Paano ba nahuli po yung convoy po ni dating Governor Chavit Singson? Well, Sir Joel, actually, yung pagpapatupad po ng busway ordinance po natin, it's part of the responsibilities of the Special Operations Group that was mandated to us. So, it was part of our day-to-day operation na binabantayan po natin itong mga violators na pumapasok po sa pinagbabawal na nating busway. So yesterday, ng umaga at around 9:30 a.m., we were conducting the operation. Yung ating monitoring team po ay meron nga pong namataan na isang VIP convoy na dumadaan po sa busway. So what we did is pin-lockdown po namin ito dahil meron po kaming standing order na kung hindi po autorisado, eh talagang kailangan pong hulihin at isuha ng corresponding violation ticket. So nung na-flag down po, doon po namin na laman na ang sakay nga po ay itong ating medyo kilalang personalidad po. So what we did was just to execute kung ano po yung talagang tama at ginagawa po natin. So we issued a violation ticket corresponding to the violation po. Nung binuksan po yung pinto, doon nyo siya nakilala na si dating Governor Chavit pala yan, yung sakay. Opo, doon na po namin nalaman dahil unang-una, ang mga hinuhuli po naman natin sa busway, whether it's a convoy or mga private vehicles, hindi na naman po natin inaalam na kung sino po ang sakay or sino po ang may-ari. Okay. Ang dating kasi dun, Sir Gab, masyado daw kayo naging apologetic. Bakit humingi po kayo ng pasensya? Bakit humingi kayo ng pasensya? Ginawa nyo lang yung trabaho nyo. Well, Sir Joel, Ma'am Weng, no, it's been my order also sa ating mga enforcers. Na kasi hindi in the past kasi ang nangyayari po pag merong hulihan, dahil hindi lang po sa busway but even on illegal parking aspect, umiinit ang ulo ng ating mga motorista agad. Alam naman natin na meron na silang pagkakamali. So why do we have to push it in more? Kung pwede naman po tayo, una-una, they will either accept the violation or not. It's up to them. Mm-hmm. Pero at least, we are more on the side of being courteous. Courteous, and more on a diplomatic side na humingi na po tayo ng pasensya dahil unang-una, let's say, matitikitan sila. Mm-hmm. Madedelay ang kanilang mga biyahe. So that's the reason bakit humingi po ako ng pasensya. Dahil sabi nga po ni Gov, siya po ay nagmamadali. So I don't want to na masyado madelay po yung kanyang biyahe. Sabi naman po niya, it's important. Kaya sabi ko po sa kanya, pasensya na po. Ticket lang naman ang gagawin natin. Okay. So dalawang sasakyan po yung nag-violate, bali 10,000 yung multa na binayaran ni dating governor. Yes, tama po. Per vehicle po. Yes. Sir Gab, ganito, yung sasakyan po niya, yung magara, yung para armored vehicle. Ayan, APC. Ito po ay mayroon bang conduction sticker, may plaka, o parehong wala? Yung sasakyan po niya, meron naman pong naka-indicate na parang file number po sa sasakyan. Mm-mm. However, yun nga po yung pagtitiket po ng MMDA, wala po kasi kaming paniket when it comes to yung mga PD-96. Yung so, pag walang plaka. Opo. So, alright. Hindi po namin may isuhan or we cannot apprehend. Mm-mm. So ang sa amin lang po, initial violation po namin is the busway ordinance. Alright. So, yung kung walang plaka, walang conduction sticker, that's a separate kaninong responsibility yun kung hindi sa traffic enforcer ng MMDA? Well, yung mga as regard to the registration, yung mga paggamit po ng bawal na, let's say, yung mga blinkers, yan po it falls under either the LTO or sa ano na po yan. Uh-huh. Okay. Pero yung isa po sasakyan na SUV din, kompleto yun, may plaka po yun. Yes, meron po. Alright. Kasi ang sabi nung iba, kung walang plaka, walang conduction sticker, dapat ini-impod na sasakyan. Hindi ba dapat gano'n ang protocol dyan, Sir Gab? Well, that's the normal protocol, lalo na po sa mga illegal parking aspect. As I said, yung nangyari pong violation kahapon, the initial violation was a moving violation, which is the busway ordinance po. Mm-hmm. So, yun po ang naging, kumbaga, focal point ng ating panghuhuli. Alright. Mm-hmm. Sige. Sir, ano lang? Di ba kayo natakot kung nakita nyo si Governor Chavit? siya pala yung nakasakay. Na-intimidate ka ba, sir? Na-intimidate ka ba? Well, Sir Joel, Ma'am Weng, tayo naman, no, hindi naman po tayo, as I said,
we are not selective of any our apprehension. So una-una, hindi ko naman po talaga alam kung sino po yung na-flag down na VIP. Until such time, yun nga po, nagpakita po si Manong Javid or si dating governor po, wala naman po naging intimidations or anything. Well, actually, we are, naano rin kami na he was really parang cooperative in such a way. Sabi nga po, siya rin po mismo na nag-instruct na, sige, tikita na natin dahil mali naman po talaga. So that's one thing na magandang nangyari rin po na gusto namin tularan ng mga ibang tao. Na pag meron naman po tayong pagkakamali, wala po masamang tumanggap na lang po ng pagkakamali. And hindi po tamang makipag-negosasyon or makipag-away sa kalahat. Okay, so talagang hindi nyo tatanggapin yung 100,000? Well, that for that part po, Ma'am Weng, I leave it to the upper management. Yes. Dahil unang-una, hindi naman po nag-get in touch po sa akin si Gov, ang naman po ang aming chairman. Mm-mm. So I leave to them to decide on that matter po. Yun, sana lang yung pagiging ka-courteous nyo kay Governor Singson, magpatuloy yon kahit lalo-lalo na po sa ordinary mamaya. Nakikita ko naman, Weng, na same na naaabala din ang lakad, natitikitan din. Kaya nga, ganun. Alright, eto na. Sir Gov, thank you, ha. Salamat. Maraming salamat po, Ma'am Weng. Good luck, sir. Good luck, sir. Morning, G. Gabriel Go sa Special Operations Strike Force ng MMDA. Nasa linya na natin si Governor Javid Singson, dating governor ng Ilocos Sur. Gov, magandang umaga. Si Joel, si Weng. Live po kay Super Radio DCWB GTV. Good morning po, Governor. Good morning. Kamusta kayo? Ka na? 10,000 less rich ka. Nababawasan ng 10,000 ang kayamanan mo, Governor. Paano ba nangyari? Alam nyo ba na papasok yung driver ninyo doon sa busway? O natulad na lang? Hindi naman kami pumasok. Nag-overtake lang doon dahil walang bakod. Wala sa pass lane. Nag-overtake lang. Pero at whatever it is, talagang kasalanan namin dahil doon nag-overtake. Pero sa normally po, hindi nyo talaga pinapasok ang busway, Governor? Hindi. Nakataon lang na traffic, tumaan, nag-overtake doon. Okay. Nakausap nyo na ba si Chairman? At sinabi ko nga na gusto kong i-congratulate yung mga tao nyo at bigyan ng pabuyan para ma-encourage sila ng mga huli. At hindi rin ako ng pamanhin and would like to congratulate your people ka ako. So, nagpaalam muna ako para hindi naman suhol. Opo. Para lang ma-encourage yung mga tao niya. Ano po sabi sa inyo? Sabi ko nga, ayaw ko lumabas eh. Bayad ka agad sa multa. Bayad ka agad ng multa. Pero may ticket na yung dalawang driver ninyo, no? Ticket na. Gov, explain mo nga sa akin yung klase ng sasakyan niyo. Bakit napakagara naman yan? Oo, tsaka... Ngayon naman nakakita ng ganyan eh. Ginagawa namin yan, customize. Kung anong gusto, yung gustong bibili. Kayo gumagawa yan. Kayo gumagawa? Kami gumagawa. Mas maganda sa imported yan dahil BMW. Ang alin? Ang makina? Baluarte Motor Works. Pwede ba umorder ng dalawa? Baluarte. Pero kayo pala gumagawa dito pala. Kala namin imported. Hindi. Yung body kami gumagawa. Yung imported yung makina. Binibili ko sa US, cab lang at saka chassis and cab. Kasi ini-issue ang Gov yung sasakyan ninyo. Wala daw conduction sticker, walang plaka. Wala plaka talaga dahil yung bibili siya na mag-restro. Matutubre naman. Opo, pero conduction sticker, bakit yan, wala? Ba't wala daw? Parang wala daw. May papel ba yan, Gov? Yung sasakyan na yan? Hindi, kaya saka lang nire-restro. Brand new kasi yan, nire-restro pagka... Ano yan? Parang tinitest drive nyo nung minaneho nyo kahapon? O i-deliver nyo? Test drive na lang. Sinakyan ko na para magamit. Para makita lahat ng diferensya. Gov, ba't may blinker pa? Ha? Ba't po yung may blinker? Hindi naman nag-blinker. May blinker sa unahan na may nagbe-blink. Blinker ba yun? Flashlight lang yun. Palaw niya harap, may blinker. May blinker sa harap, Governor. Ito gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon na sagutin. Kasi ang dating, parang kung sino lang yung mga makapangyarihan. Yes. Yun lang daw ang naglalakas loob na
sumuway, lalo na sa mga batas trapiko. Ano ang hirit niyo po doon? Hindi sumuway, kaya nagalit na ako sa driver ko. Basta dumaan. Hindi, nag-overtake lang ako, sir. Maski lang anong rason, kasalanan natin yan. Pinagalitan niyo na yung driver niyo? Oo, bakit kakagat ka ako? Hindi niyo naman sinibak. Wag daw. Wag niyo naman sibak eh. Kailangan ng trabaho nun. Kaya nga, nag-offer ako ng pabuya sa mga nakumuli. And I would like to congratulate them. Bibigyan ko ng pabuya. Pero hindi doon. Sinausap ko si chairman. Sinuli naman, pero ako, kung pupunta na ako sa MMDA. Monday sa flag ceremony nila para makapagpamanhin, ibigay ko ng pabuya. Just to encourage them. Opo. Gob, ano bang ano nyo? Kung okay lang malaman, ano bang, may position ba kayo ngayon? Meron. Ano po, local sa Ilocos Sur? Meron ba kayo? Wala. Wala kayong wala ano? Wala na position. Hindi na position. Ako sumakbo. Hindi na, ganun. Nagbebenta na lang ng kotse. Oh, pero pagbenta isang kotse, ganyan, million naman ano po. Magkano ba ganyan? Ganun. Anyway. Ano po yan, bulletproof, bulletproof, Governor? Bulletproof yan, bulletproof. 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 Kami gumagawa yung body. Wow. Oh, sige. Gob, salamat. Mag-ingat ka na po sakali. Thank sabi you. Ni Nimpa, baka maraming enforcer mag-abang sa inyo. 100,000 agad. Sir, thank you ah. Hindi naman suhol yun. Hindi naman suhol. Goodwill nga daw eh. Tulong. Oh, sige, Gob, salamat. Thank you. Ingat. Salamat. Thank you. Ganda umaga, former Governor Luis Javid Singson, mga kapuso. Kasi nakita ko yung sila gumagawa. May kasi pinakita ka sa akin picture ng imported vehicle. Meron talaga vehicle. Imported talaga na APC. Ang Tatak Incas. Mahal yan, Weng. Yun ang sinasabi mong 40 milyones ang mga isa. Mga 40 million ang isa. Tornilyo lang nun, di ko kaya bili. So kung ginaya nila, mas mura yan dito. Kasi hindi mo na i-import yan. Kasi may mga duties, syempre yan. May mga taxes yan. Governor, wag mo lang pong lagyan ng blinker. Bawal po ang blinker sa private vehicle. Buti na sinaksilip mo yun. Nakita ko nagbiblink. Nasita mo may si blue. Governor. Palagay ko, hindi na ilalagay ni Gob yan. Tatanggalin na yan. Ililipat sa ibang sasakyan. Ang oras natin. Alas 8:53, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Ay, nako. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. This Tuesday, April 9, Apua Lady Cardinals versus San Sebastian Lady Stags. In live, 2:30 p.m. on GTV, LPU Lady Pirates versus Embeda Lady Red Spikers. NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Yes, tapos na. Matalo mo ang golden score. Pagdating natin sa isla, hanapin nyo agad ang armor. Pasabugin nyo, pati ang port, para siguradong hindi makataka si Edgar. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Peke ang DNA test result na pinagmamalaki sa akin ni Jordan at Christy. Di na kayo patutulugin ng bisyo ng bayan gabi-gabi. May good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Asawa ng asawa ko. No TV inside, no problem. Kapuso Stream is a new TV. Pwede nang i-stream ng live ang favorite Kapuso shows niyo sa YouTube. Pause and play all you want with Kapuso Stream.
nag-text dito, sabi, sana ano, bad example yung ano, yung tinatangkang suhulan, yung ating mga enforcer. Bad example po 'yan sa lahat. Hindi, actually sinabi na ni Gob na pinakunahan na po niya. Pero po siyang rejoinder, hindi po ito suhol kundi incentive. Para doon sa mga... Kaya pupunta raw siya sa flag raising ceremony ng MMDA sa Monday. Ihingi niya siya ng paumanhin sa buong institusyon at doon niya pa rin i-aalok yung kanyang reward o goodwill para naalok po para doon sa mga employees. Tingin ko dyan, Weng, ano eh, medyo siguro panakip na lang sa kahihiyan na idinulot nito, no? Nitong pagkakahuling ito, no? Tanda lang po natin, pag kayo government official, hanggang sa tauhan ninyo, gawin nyo silang makatao. May malasakit, lalo na sakali, kasi ang tauhan ninyo, refleksyon ko anong klase ng tao kayo. At anong klase ng official kayo. Sabi nga po ng isa nating texter sa ating Facebook Live, Fernando Egan, Joel, kapag mayaman ka sa Pilipinas na nabibili sa third world country, tuturing kang Diyos. That's a fact, sabi niya. Totoo yan. Totoo naman po yun. Kasi yan ay refleksyon ng tunay na salamin, ng tunay na sitwasyon totoo sa ating bansa ngayon. No? Listener natin, si Ginoong Waldo Cruz. Hello, sir. Tsaka yung kanyang asawang si Alisa. Hello, Ma'am Alisa. Makaibigan natin yan sa, ano, sa PBA office. Salamat, ha. Sa inyo, pahabol na pabati ni Paring Rowan ito. Thank you po sa inyo. Andyan na po si Egan. At si Connie Season. One on one. Walang personal, ha. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga, mga maharlika. Lahing makabayan. Ang oras natin, isang minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.